Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Nasuki po sa ating programa gabi-gabi, ting araw ng Sabado, alas 7 po. Ano? Tandaan nyo, ting alas 7 ng alas 7 ng Sabado ay meron po tayong programa na live dito po sa Back to the Scriptures na ito kay Former Adventist Fellowship Philippines, kung saan tayo po ay nagtatalakay ng mga mahalagang mga topic. Lalo ngayon, meron tayong ginagawang serye. Yan po. At itong serye na ito ay tinatawag nating Seventh-day Adventist Answered Verse by Verse. Ayan. Kung napapansin po ninyo, kung kayo matagal lang nanonood sa atin, ay ginagawa natin ito. Every Matthew 24:20. Yes, 24:20. Kaya ito po ay isang napakahalagang paksa na ating tatalakayin, no, mga kaibigan. Kayo po inaanyayahan namin. Of course, magiging open na mic po tayo, no? After ng discussion, ay open natin ang pagkakataon na kayo po yung makapagtanong sa atin ng live. Ayan, live na live po. Kaya po, Matthew 24:20 ang ating pag-uusapan, no? Kasi po, ito pong ating ginagawa, isang project ng Former Adventist Fellowship Philippines para po later on ipapublish natin sa isang book na maging aklat na pwede mong available sa lahat, kasi hindi naman lahat ng mga viewers natin at mga nag-aaral ng Bible eh merong access sa internet, lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya ito'y gagawin natin available po para sa marami sa pamamagitan po ng publication ng book, hardbound, maging sa e-book, kung e-pub man ito, PDF, Mobi, or Kindle. So, panalangin niyo po, mga kapatid, isama niyo sa panalangin, okay? Pero siyempre, gaya ng dati, hindi po ako nag-iisa. Kasama natin ang ating laging kapartner tuwing Sabado sa ating pong podcast. Wala pong iba, kundi ang ating mahal na kapatid, si Brother Toto Paulino. Tawagin natin si Brother Toto. Good evening, Brother Toto. Magandang gabi po, Pastor Ronald. Magandang gabi rin sa mga nakikinig ngayon na mga minamahal namin, yes, na mga kaibigan sa Seventh-day Adventist. And sana po ngayong gabi ay nakahanda ang inyong mga puso upang tayo ay mag-usap at magtalakayan tungkol sa itong ating paksa ngayong gabi, which is Matthew 24 verse, yes, 20. Oo, kasi nasa ano tayo ngayon eh? Nasa New Testament part ngayon tayo, no, no? Yung ayon sa chronological arrangement, nag-start tayo sa Matthew, no? At sa susunod, Matthew, so hanap tayo pag wala na, tsaka tayo pumunta doon sa second gospel writer, si Mark. And then Luke, tsaka John. So, ano yung mga ginagamit na Bible verse nila na bilang ebidensya na sumusuporta sa kanilang pananaw at paniniwala na pwede ang mga Kristiyano ay inuobligyo pa ng ating Panginoon na mangilin ng Sabat at mag-obey pa ng Ten Commandments. No? Hindi naman tayo per se tumututol sa talata. No? Tama naman, Brother Toto, yung Bible verse. Tama naman eh, kasi hindi tayo again sa Bible verse. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, ay alam natin, hindi lahat po ng mga nagpre-preach ng Bible ay reliable at tama ang sinasabi. No? At lalo pag hindi guided ng Spirit, ibang Espiritu ang nag-guide sa kanya, eh nililiko at minamali. Di ba ganyan ang warning kay Peter sa 2 Peter? Di ba? At marami nga na gumagamit ng kasulatan na ayon sa kanilang ano, sa ayon sa kanilang kagustuhan na kanilang sabi, pinipidipit ang sinasabi ng talata para sa kanilang kapakinabangan. And unfortunately, yan po ang ating nilalabanan dito sa ating programa. Di ba, Brother Toto? By the grace of God. Po yan. Tama po yan. Well, yeah, primarily, let us remind our viewers that our mission in this platform is actually, yun nga, as former Adventists, we are committed to spreading the good news. Amen. Amen. Of our salvation by grace alone. Amen. Through faith in Jesus. Amen. Christ. Now, why as former Adventists, we address our beloved Adventist friends and brothers and sisters in Christ? Because we know na through the years na tayo ay nag-Adventist, meron tayong mga struggles at questions na hindi natin matanong doon sa mga nakakaalam supposed to be. Pero pag nagtanong naman tayo,
parang ang nangyayari ay naririnig natin yun nang yun pa din, na para bang ang tawag ko nga doon yung echo chamber. Alam niyo ba yung echo chamber, yung alingaw-ngaw? Yung parang kasi alam niyo, Pastor, yung experience ko sa devotionals at saka sa mga nakikinig ako sa mga iba-ibang mga platforms ng SDA, parang it's just like you're hearing yourself again and again, na parang ano ba to, parang for me, it's my experience, na parang nasa wilderness, na parang alam ko na to, pero parang wala bang bago, parang gano'n, wala bang saka, bago. Yung revelation ni God, parang hindi nagbi-build ng faith eh, parang sa akin, and this is going to be this is a true observation, na a lot of people, na although nagde-devotional sila, they talk about Christ, pero walang yung assurance of salvation. Yeah. Tapos parang yung it will start with the righteousness by faith, tapos biglang may nakalibing sa gitna na parang by works. Kaya for years I have struggled, and I think kayo din, di ba? Pareho tayo, Brother Toto. Ganyan din ako. Nag-struggle din ako diyan kasi parang ayun nga, na nagkaroon ako ng idea na parang ganito sinasabi sa Bible, we are saved by grace at hindi nababayaran, hindi natin na-earn ng salvation by means of our behavior, mga performances natin, kahit in the prayers natin, Bible study, yung pagsimba ng Sabado, not even earned salvation. Kasi na ang nakita ko sa gospel ng tinuturo ng New Testament at ng mga apostle, yung ginagawa mo na yun, okay yun, but as long as you receive already the forgiveness of God to your sins, and you are now reconciled to the death of Christ on the cross. Ibig sabihin, pagka ikaw nakatanggap ng salvation and you have eternal life, no, because of what Christ has done for you on the cross, obviously, magiging mabuting tao ka eh. Yes, that's true. Hindi mo kailangan utusan, o hindi mo na kailangan bigyan pa ng listahan, magdikit ka pa sa refrigerator, ano ba ang kabutihan na dapat mong gawin, ano ba ang shampoo utos, hindi na eh. You know why? Kasi meron ng Holy Spirit, you are now living by the grace of God, at binigyan na tayo ng Holy Spirit, at yan ay nananahan na sa ating puso. At yun ang naghahari sa, yun ang, kaya nga lagi tayong makakabasa sa New Testament, na lagi sinasabi, walk by the Spirit, no? And to rebuke the work of the flesh. You will not desire. And so that you will not desire. Yung flesh. You will flesh. Ibig sabihin, kahit tayo sa ating sarili, without the Holy Spirit, hindi rin natin malabanan yung ating desires of the flesh, yung lust of the eyes, di ba? Iba-ibang klaseng desire. So we have the Holy Spirit. Yun na ang nagsasabi sa atin, Brother Toto, eh. Na yes, kung true. Ano yung pinagbabawal nun sa kautusan ni Moses, yung mas better nga itong Holy Spirit. Yes. So tonight mako-cover natin yan, di ba, Pastor? As Amen. We go through the topic, yung Matthew 24 verse 20, magsasanga-sanga ngayon kung bakit natin yun sa inyong paliwanag, at dito ngayon papasok yung mga tanong na alam nyo, matagal ko na rin iniisip yung mga sigurong nais itanong din ng iba, kasi through the years of being inside the organization, the struggle of knowing more about the Bible rather than what we just hear from the teachers and the pastors, yun nga, was something na hindi natin makamtan, kasi nga from my experience, eh nga, limited doon lang sa mga readings within the organization. Basically, initially, parang I agreed, pero later on, sabi ko, parang limited yata. And yun nga, yung echo chamber, yung paulit-ulit, same thing. And then, and you know what? Ang na-experience ko is basically it built fear rather than faith. Correct. Diba? And recently, I've been encountering people being afraid of the Sunday law. sa future, we can cover that, no? In fact, may mga prophetic na nagsasabing, oy, malapit na. Pag si Trump ang nanalo daw, ay mapapas yung Sunday law. Sabi ko talaga. At saka, sure na 2027 daw, mapaproclaim. Pero sana maisip din nila na ilang beses na maraming sumigaw na ganyan. Absolutely. Absolutely. Tapos, yun nga, di ba, mayroong parable na
sigaw na sigaw, merong wolf na sumugod. Tapos iba lang, nagja-joke lang, wala nangyari. Hanggang sa totoong meron ng wolf. At sabi niya, meron ng wolf. Hindi na naniwala ang tao sa kanya. So, yan yung... Paulit-ulit, hindi ba? You need that fear thing needs to be created kasi pag wala nang kalaban at hindi mangyayari yun, then ano pa yung ano, hindi ba, what are we proclaiming or kumbaga as in fact noong aking Seventh-day Adventist, yung mga latest na mga sermon ko sa mga churches, meron akong sermon about the abomination of desolation, Matthew 24:15, di ba? Kinunik ko yun sa Sunday law. Brother Toto, kinunik ko sa Sunday law at may presentation ako na ang abomination of desolation, Matthew 24:15, sabi ni Jesus, pag nakita niya ito, makakasali sa bundok. Sa interpretation, based on Ellen White, sinasabi ni Ellen White, na ang abomination of desolation na anantay natin, applicable sa ating panahon ngayon, ay pag nag-join na ang church and state, which is an abomination to God. Pag nag-join na ang church and state, then, at nagkaroon na ng dinikri na ang Sunday law na magiging batas na ang Linggo, na magsitakas na sa mga bundok. Eh, kaya ngayon, maraming yung nagka-country living, no? Na mga Seventh-day Adventists, no? Namumundok at yung iba nagkakasakit, namamatay, walang nangyari. Kasi nga, wala nga basis na katotohanan yan, no? Rumor-mongering yan. Hindi talaga totoo yung Sunday law. At, di ba, Brother Toto? Maraming napapahamak. Yeah. Well, actually, nung bata-bata pa ako, yung country living nga, sabi ko nga, alam nyo, that's one of the reasons why hindi ako nag-invest sa pagpatayo ng bahay. Because 40 years ago, 80s pa, kasi 81 ako na binyagan. Yun nga, dalawang bagay ang na-imprint sa akin. Huwag ka na magpatayo ng bahay kasi magiging mitsa pa yan ng iyong, pagka di maaligtas kasi baka... ay hindi mo gustong iwanan. Pangalawa, yung insurance, yung life insurance. Noong panahon kasi namin, noong 80s, yun nga pinagbabawal yun. Parang wala kang faith kay God na siya will provide. Ngayon, nung pinaliwanag sa akin nung insurance agent, sabi niya, sir, hindi ito ganun as you think it is. You're paying this because eventually, pagtanda ninyo, magkakaroon kayo ng redeemable sum. And it's an investment. And totoo nga, alam nyo, I came to realize, buti hindi ako na, yung sa bahay, medyo na sidetrack ako doon. And then, maraming Adventist na, yun nga, sa panahon namin, ngayon, walang mga bahay. And yun nga, sadly, yun nga, mayroon sa akong Adventist friend na 34 years na hindi nadasal. E, wala siyang bahay kasi sabi ko, hindi ganun yung iyong mindset eh. Hindi ka nag-iipon, hindi ka nag-prepare. So, and so going back doon sa insurance, buti na lang hindi ako nakinig. And today, I if something happens to me, my wife will definitely. Yes, amen. Of something that we invested 40 years ago. Yan, and, oh, kaya nga itong ating topic ngayon, Matthew 24:20, related doon sa tinatag natin pagtakbo sa bundok. Yeah. Okay. No? Actually, itong ating topic ngayon na Brother Toto at mga kaibigan, gaya ng ating lagay sa ating advertisement. Eh ito 'yung naging article po at kanina po ipinost natin sa ating blogspot o 'yung website na kung saan ay ating pong pinaliwanag at sinagot at ni-refute ang maling interpretation tungkol diyan sa sinabi ni Jesus, no? So, i-display ko dito, Brother Toto, yung ating website, mga kaibigan. Kung makikita ninyo, Seventh-day Adventist verse by verse on Matthew 24:20, huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabatman. Ayun. So, itong ating didiwanagin, ano, kasi nung tayo mga Adventist pa, Brother Toto, iniisip natin na itong verse na ito ay matibay na patutuo ni Kristo, na tinuturo ni Kristo na taliwa sa mga Sunday keepers na ang Sabat pala, after 40 years, nung sabihin niya ito, ibig sabihin 70 AD, matagal na si Jesus nasa heaven, ay naniniwala si Jesus na maraming mga Kristiyano pa rin ang nanginginan ng Sabat at hindi na wala ang Sabat. So, ito yung sasabitin natin verse by verse
kung mapapansin nyo, ito po ang magiging cover, ito ating na-envision na cover na ating book pag na-publish na ito. Ito yung naka-base sa Matthew 24:20. Magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas nyo sa panahon ng taginaw o sa Sabatman, no? So, okay. Bigyan natin ng konting background. Ano itong tinutukoy ni Christ na pagtakas? No? Ang pagtakas na sinasabi ni Christ kasi dito, alam natin ang Panginoong sa Kristo ay isa sa Diyos, meron siyang foreknowledge. Nakita niya na sa AD 70, ay gigibain at wawasakin ang Jerusalem, ang city of Jerusalem, so, along with his temple, Brother Toto. So prophetic siya, prophetic. Prophetic, tama po. Okay. Prophetic po ito. Kaya sabi niya, ipanalangin niyo na huwag mangyari, kung kayo tatakas, huwag mangyari na panahong taginaw kasi mahirap tumakas pa panahong winter time sa Jerusalem. Dahil tag-ulan dyan, no? Bumaba dyan. Hindi ka makatawid sa mga... Tapos sa Sabat man... Ilang, O kaya Sabat man, huwag nawa maganap yung mangyayari na yun. Pagwasak sa Jerusalem, sa Sabat man, ibig sabihin, kasi pag Sabat, limitado ang biyahe ng mga Hudyo sa Sabat. Meron silang tinatawag na Sabbath day journey na allowed lang na certain distance pagka ikaw ay maglalakbay araw ng Sabbath, which is sa ating panahon ay 1 kilometer. Hanggang doon lang ang pwede mong lakbayin. So may limitation. May limitation, no? Pagka ikaw ay lumagpas ng 1 kilometer, ay na-broke mo na ang Sabbath, na-labag mo na yung law. So, go ahead. Before we continue, medyo mabigat itong topic na ito kasi nga I'm sure there will be various emotional responses dito kasi, you know, very close to our hearts kasi yung Sabbath. Totoo. So, pero I, you know what? I just want to pray for now before we continue. Yes, go ahead, our viewers. Let's pray. Father God, maraming salamat po na may pagkakataon kami ngayon upang ipahayag ang mga katotohanan na gusto niyong malaman ng aming mga kaibigan at mga minamahal. Father, may we have a humble heart na talagang open kami, not a narrow-minded heart, not a proud heart, but rather a heart of humility na talagang willing kami to know more about your words and that whatever challenges yung mga naririnig namin na china-challenge yung aming current na paniniwala, Father God, na sana'y bigyan niyo kami ng leading ng Holy Spirit. Amen. Na talagang i-convict kami because of your righteousness so that we may obtain peace and joy and the true reconciliation and the truth that sets us free. In Jesus Christ's name. Hallelujah. Amen. No? Salamat sa magandang prayer. Sige. Pastor. Let's go. Alam ko, medyo masakit nga itong ginagawa natin. Pero tama po kay Brother Toto. Huwag naman sana na ma-offend sila. Kasi kasi may chance pa. Sinasabi lang natin kung aling mas magandang alternative as mas tama. No? Kaysa yung maniwala tayo sa nakagisna natin maniwala na hindi naman tama. So, dapat meron tayong espiritu na tinatawag na receptive spirit, no, Brother Toto? Na you are willing to be corrected, pre. So, go ahead. Yeah, kasi alam mo, Pastor, yung kausap kong mga friends ko, and I was telling them, you know what, I take my risk that you will hate me. I take the risk of, yun nga, being maligned and even, alam nyo, na-etcha puwera ako sa isang Bible group namin when they found out that I've changed my mind with regards to itong mga beliefs. Yeah. And sadly, yun nga, they had to tell me a lie in order to get me out. So, I was really, kasi nalaman ko din na what they did was, sabi, busy sila, ganun-ganyan. And then nalaman-laman ko that they created their own separate group na. Hindi na kasama. Nakakalungkot kasi, you know, truth sets you free. Now, you tell me if what I'm sharing is wrong and let's reason together, hindi ba? Hindi yung parang for years magkakasama kayo, bigla na lang. tapos lahat na lang ng katwiran na ayaw kanya na isama kasi ayaw nila marinig yung sinasabi mo. Hindi katulad natin kung meron mang silang sasabihin na hindi maganda sa atin, we will consider kasi syempre we are seeking for truth
And sabi ko nga, kung sino man dito sa mga nakikinig, if you feel that you have something that you know that it's worthy of studying further, na hindi pa namin nadaanan as former Seventh-day Adventist, then let's see it. And then let's use the right, sabi nga, grammatical and historical hermeneutics. At wow, saka yung tamang data, hindi yung sabi nito, sabi ni ganyan. Yes. And one of the things that I need to warn people is don't parrot what we say. Mm. And don't parrot what other people say. Go back to scriptures, back to the scriptures. Wow. Today. Amen. Amen. Oh. To verify, fact check, di ba? Amen. That's the point. That's the point. That's why yun ang ating title, no? We have to go back to what the scripture has said. Kasi yun ang ating final authority. Okay? So mga kaibigan, Brother Toto, meron tayong tatlong question na sasagutin mula dito, okay, no, sa ating pinakita. Una, kasi itong ginagamit ng ating mahal na mga kaibigan Adventist to prove na meron pang Sabat sa New Testament. At ang mga alagad sa mga Kristiyano dapat mag-Sabat. Itong tatlong point na ito, sasagutin natin ngayon. Ang Sabat, ang sabi nila, is the argument, ang Sabat ay nagpapatuloy pa din na ipangili ng mga Christians pagkatapos na bumalik na sa langit si Jesus, which is, yan ang sinasabi nila. Kasi nga, sabi ko nga kanina, after 40 years, noong 70 AD, 40 years na nakaakyat si Jesus sa langit, eh, of course, para maging may sense yung sinabi at warning ni Jesus na huwag maganap sa Sabat, of course, dapat nagsasabat pa rin ang mga Christians. Otherwise, kung nakita ni Jesus 40 years later na hindi na pala valid ang Sabat, ba't pa siya magwa-warning, di ba? Yan ang aking katira noon, nung ako'y apologist at defender pa ng Seventh-day Adventist. Number two, nasabitin natin, yung argumento ng Adventist na kung ang utos tungkol sa Sabat ay kasamang ipinako na sa krus, bakit pa siya nag-utos na ipangilin sa kanyang mga alagad na huwag mangyari ang kanilang pagtakas, ay panalangin na huwag mangyari ang kanilang pagtakas sa araw ng Sabat? At meron nga ako nabasa na isang publication ng Seventh-day Adventist. Sabi nila, yan daw po yung nagpapatunay na si Jesus, ini-encourage pa niya na mangilin ng Sabat ang mga followers niya. Bakit natin nasabi, ika, na yan ay encouragement ni Jesus na mangilin kayo ng Sabat after 40 years, but she's 70 AD. Eh kasi nga sabi niya, huwag sana mangyari ang pagtakas niyo araw ng Sabat, kasi kung mangyari yan araw ng Sabat, hindi kayo makakamangilin. Yun. So, mayroong ano din naman, may parang tama, logically true. And then lastly, ang background ng billing na ito ni Jesus at ang tungkol sa pagkawasak sa ng Jerusalem, na mahigit kumulang 40 years matapos niyang sabihin ang mga ito. Ibig sabihin, inaasahan pa rin ni Jesus na ang mga tunay na tagasunod niya ay nangingilin pa rin ng ipitong araw ng Sabat. So, entonces, nasabihin nila, kaya kayo mga Sunday keeper, walang basihan, walang suporta si Jesus sa inyong pagsimba ng Sabado. Hindi totoo na after mamatay ni Jesus Christ sa krus, eh pinalitan na yung Sabado ay ginawa ng Sunday. At sana kung totoo na Sunday ang pinalit sa Sabat, dapat sinabi ni Jesus dyan, wow, manalangin kayo ng pagtakas, huwag Sunday. Kundi ang sabi Sabat. Titignan natin, ating titimbangin, pag-aaralan, assess natin kung may katotohanan ba yung ganitong argumento, Brother Toto. Okay? So, ano masasabi mo, Brother Toto? What can you say about this question before we go on? Well, napaka-importante ho kasi na we have this mind na critical thinking, hindi lang yung pagsinubo, lunok ng lunok. Now, yung sa experience ko nga po, because yung pagpasok ko is na-convert po ako because I feared about the mark of the beast. Yun. And nung time na yon, of course, logically, ang sabi sa akin, in 9 commandments lang yung sinusunod mo eh, dapat perfect. Yes. And I agreed. And that's me together with my wife and of course some of my relatives. However, yun nga, and before I continue, I would like to say that the Seventh-day Adventist friends are for me real friends. Kasi nga mababait and they really are sincere. And for me, the reason why I'm now coming out and sharing what I have known after 40 plus years,
is because inga, it's out of love. And not out of you know, hate or galit, ganun. Wala, I resigned officially lang. Why? Because I want, tinatanong nga ako nung ano eh, yung sa committee, yung babaeng nag-ano siya, I think she's in charge of membership. Sir, bakit kailangan kayo mag-resign? Sabi ko, I just want to make sure that I don't have any conflict of interest. Kasi I don't believe already what I 40 years ago signed in my baptism. So for me, to formally resign is something that I respect the organization. Amen. Tama. Very clear. And now, as we deliver our, the message that we have experienced, you and I, kayo, for 23 years, then, of course, it's worthy to be heard. Not to accuse us that we are, this week lang, na-judge na ako a few times. Wow. Sunday keeper ka na. Kaya, and wow. Nobody even knows kung, am I really a Sunday keeper? Nobody even asked. They just, by my words, consider already na Sunday keeper ako. Di ba? Eh, sabi ko nga eh, I'm a 7 days Adventist. Maganda yan ah. Maganda yan ah. Sabi ko nga, how can they seven judge? 7 days Adventist. No? O, kasi automatic eh. Yung parang, kumbaga sa ano, ang automatic impression kagad nila. Pag lumabas ka sa Sabbath keeping Saturday, ano ka na? Sunday keeper. Eh, sabi ko, wala nga nagtatanong sa akin. So, anong paniniwala mo? Ano na ngayon ang dapat position? Dapat ganun. Na-judge ako kagad. So, yun nga. People call me na niligaw ako ni Obidos. Sabi ko, eh, si Obidos, kakikilala ko lang sa kanya. Nagkataon lang. Na yung aming comparison, being a former Adventist, nagkatugma. Na pareho na yung mga tinatunong nyo noon. Kaya nga, di ba, Pastor? Kaya yung magsasabi, a few months pa lang tayong nag-uusap. Yes. And hindi naman madalas. Pero nakita niyo yung leading ng Holy Spirit, hindi ba? Na talagang nag-stick tayo. Amen. And then, diba, wala naman tayong planong magganito. Nagkaroon lang ng support. Amen. Kasi, di ba, for a while, sabi natin, mukhang hindi mag-prosper kasi nga we had some challenges. Mm-hmm. However, by God's grace na na-experience natin, di ba, yung provision niya. Kasi sabi ko nga, di ba, Pastor, if there is a mission, God will have a provision. And, Amen. Mo yung miracles, di ba? Your life was spared. Hallelujah. And then your equipment was restored. Hallelujah. Amen. And Ama. It will be very simple, yet we will ano, yung program natin, hindi tayo well equipped like the big media. Yeah, of course. Yes. Diba? Pero yun nga, by God's grace, if this is the will of God, sabi nga natin eh, let the Lord continue our ministry. And let our message be heard by thousands of Seventh-day Adventist brothers and sisters Amen. Who have the same question and experience as we had. Pero silently, inside, they are struggling. And as you know, you have been telling me, di ba, that people have been asking you questions. And these are Adventist friends, di ba? Yes. Na, bakit po ganito? Bakit po ganyan? And unti-unti, nalilinawan, naging maliwanag sa kanila na, kaya na, di ba? So, give us a chance if you, I know you are very strong in faith, those who are actually attacking, nakikita ko kuminsan yung comments, parang sabi ko, it doesn't fit, di ba? Let us share in love. Amen. And if something, sabi nga sa Bible, if, yun nga, if we understand what it means, that let your speech be gracious. Yes. Abounding in love. So, sa akin, tonight, it's going to be very sensitive. We need the power of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit. Not that we went out, sabi nga doon sa mga comments, ano hindi ba? Nababasa mo ba yung mga comments? Pero you know, I love them. Let me tell these people who are against us that we love you, and that's why we're taking the risk. We're putting our heads on the line to be bashed and to be criticized and to be maligned for your sake. And yes. I believe the apostles in the old, in the early church experienced the same thing because may resistance doon sa kanilang sinasabi that there is this traditional understanding. And yun nga, may mga sinasabi pa kuminsan na
O paano masasabing mali ang Adventist? Eh, ang daming ospital, ang daming mga institutions. Sabi ko, eh, hindi ba yung ibang mga kulto dyan, eh, ganun din, di ba? Oo, ibig sabihin, totoo na sila. Well, hindi paramihan yan, di ba? Yeah. But at the end of the day, yun nga, we would like our viewers to have an open mind, be critical about what we're saying, yes. As critical as what you believe with, yun nga, sa inyong current na paniniwala, and see, yes. And test the spirit if it's coming from God or coming from just mere men. And sabi nga, kung hindi ito galing sa Diyos, and then okay, let God strike us, di ba? Kasi nga, but again, at the same time, we ask for divine protection kasi the evil one, pagka yung sinasabi mo ay tama, nagmamanifest yan dun sa mga nagbabash sa atin. Kasi, nagagalit. Oh, hindi. I mean, you have reason to be angry with people who are just telling their experience, yes, and show, yes, some truths. Pero the moment na maggalit ka, it's not against your person. It's against yun nga wrong teaching that probably you have been deceived. Diba? We're not saying that you are not using your mind, but it could be na napanganak ka dyan. Or just nga, like kung nababasa lang ating mga viewers ang mga comment ng mga Seventh-day Adventists, nakakaawa, no? So, hindi ako nagagalit, hindi ako naawa tayo sa kanila kasi nakikita natin ang kalagayan nila spiritually. Let me answer this question. Sige, go ahead. Muna pa kayo, Pastor Ubidos and companion. Okay. May tanong na ako. Okay. So, ang denomination ko is I'm a Christian. Who believes in the Holy Trinity, who believes in the Bible as the true word of God, and it's not in error. Unlike yung dati nating paniwala, naniniwala ang Adventist na may mali ang Bible, eh. Right. It's in error. And at the same time, Father, Son, and Holy Spirit, the Godhead, di ba? Hindi three beings, ha? Three persons in one. Amen. Diba? Amen. Oh, okay. Tapos, we believe in the regeneration of the Spirit, di ba? Amen. We are born again, di ba? Regeneration. Amen. We are justified, di ba? In the sight of God, by the grace of God, through the blood of Jesus Christ. We are, amen, totally forgiven. All our sins, past, present, and future. And then, of course, right now, we walk by faith because that's the sanctification. Pag sinabi kong sanctification, we are set apart. We are set apart now. We have devoted our hearts. You know, I'm a businessman. Pero this is not a hobby. This is my primary. I devote my to the Lord. And I praise God for the many blessings that have come my way. God had to humble me. I told you that, di ba? Nahulugan sa aking kabayo. But today, God has restored me and I praise God kasi nga, I'm actually helping some of our Adventist friends financially. Amen. Because I know that they're struggling. Okay? Yes. So, what I'm just saying is, I'm not against Seventh-day Adventists. I love Seventh-day Adventists. Oh. And so, kayo na pahala mag-judge yung denomination namin ni Pastor Ubidos. Oh, Pastor, kayo naman. well, hindi naman ang denomination natin ang nag-save sa atin. Hindi naman ang denomination na inanino ba natin ang nagpabago sa atin. Hindi naman, eh. Kung may nabago man externally, pero internally, it is the work of the Holy Spirit. Nung na-born again tayo, hindi yan kagagawa ng denomination natin. Na-born again na tayo, bago tayo naging member or naging part ng ating local churches. Yan ang ibig natin sa right. So, yung mga kapatid natin na Adventist, mag-pray lang kayo, lalo pag halimbawa nagagalit kayo pag nakikita nyo ako. Yeah. Dahil dati, kakampi nyo ako, sinasabi ko, pabor sa Adventist, at pinagtatanggol na kayo. Ngayon, parang feeling nyo, kinakalabang ko kayo. Well, hindi ko kayo masisi kasi sabi nga, it's better to tell the truth kahit masakit kaysa man sa light para lang makomfort kayo. Ayokong i-comfort kayo by lies, but I rather tell the truth kahit masakit kasi yun ang totoo na makapagbibigyan ng healing sa inyo. So, mag-pray lang kayo mga kapatid na Adventist, ha? Yung mga meron sa ating mga nagke-curse dito. So, siguro isipin na lang ninyo, Sabado ngayon, kakasimba nyo lang kanina, di ba? Nag-happy Sabado pa kayo. Ha? Tapos kakasunset lang, alas 8 pa lang, nagmumura na kayo. Ang hindi ko maintindihan, kasi nga, syempre, we're talking about the Lord, and yun nga, all men will know that you're my disciples if you love one another. Amen. This act of,
this act of revelation dun sa ating mga truth na nalaman natin. Mm-hmm. If they disagree, then they should not hate us, di ba? Yes. They should reason together and say, look, I believe this part. I've been regenerated. I've been justified in the sight of God. And I'm now walking by faith because this is part of my sanctification. But inya, don't tell us na, don't judge us naman, na kay Satan, Sunday Law, ayan, nababasa ko nga, na yung mga na-text sa akin earlier, sabi nga na, wala na, you will go to hell. Somebody told me I'm going to hell. Yeah, no? So, wow, sabi ko, and this is a friend, hindi ko naman siya friend, acquaintance lang na Seventh-day Adventist, sabi niya, I'm going to hell because iniwan ko daw yung faith na true na, tapos umalis pa. Sabi ko, how can you now prove to me that what you believe is truth when yun nga eh, there is this vagueness of accusing me. Diba, that's accuser of brethren. Yeah, they're accusing. What did you say to me? Supposedly, I lift Christ. Diba? Kaya nga, yeah. So when you call somebody, diba sabi sa Bible, murder is when you hate someone in your mind, minurder mo na yung taong yun. Tama? Salita ka ng raka o ulun. Right, raka. So for me, I hope that, nilang 10 commandments. Yeah, kaya I hope, yeah, two things that I have experienced so far itong sa pag-alis ko is one is people lied about me, lied to me actually, and two, yun nga, people now call me names. So, sorry, well, where is the love there? Where is the, if you view us as lost sheep, so hindi ba? As a devotional, yung sa in this highest place. Ang payo ko na, reach out. Magbigay kayo sa amin ng mga Bible verses na mali kami. Yeah. O sabihin niyo yung mga Bible verses. Explain it correctly. Rebuke, explain ng Bible. Kasi yung nag-explain na kami ng Bible, kita niyo yung topic natin, wala naman tayong ina-attake na, ito yung pastor niya, nangangalon niya. Ah, magnanakaw. Pero hindi naman yung ina-topic namin. Yeah, ang ina-topic natin ay doctrine. So, ini-expect namin ni Brother Toto na yung mga comment nyo kapalit, bigyan nyo kami ng Bible verse na pwede kumunta sa sinasabi namin. At malagod po kami na entertaining niya. Kaya tuloy, wala kami mabasa sa comment nyo, puro pagmumura, puro sumpa. Ikalalabas nyo lang sa simbahan. Kimurumati natin siya, Happy Sabbat. Well, Happy Sabbatismus. Sabi ko nga if it's a special day, I'm happy for them kasi hindi naman yan, where the New Testament does not prohibit but it does not require. Yun ang message mamaya, di ba? Inunahan ko na lang, Pastor. Okay, so mamaya na natin basahin yung mga good and bad comments. Yun nga. Pero ito ha, pagka kung may question kayo, gusto nyo pong mag-live sa ating studio, ipopost ko po itong link ng ating StreamYard dito po sa inyong sa ating comment. Makikita nyo, ipopost ko yung link. mag-click lang po kayo ng link, ano? Kung gusto nyo tumawag, marinig ang boses nyo, at magtanong, mag-comment, ay kayo po ay pagbibigyan namin. Yan, nakapost na po ang link. Para sa ganun, pero siyempre, hindi natin ipifilter natin muna kung ano kanya sasabihin. Baka mamaya. Delikado. Pero we pray na Lord na hindi mangyari. Okay, Brother Toto. Pastor, go ahead. I mean, let's go to the meat of the evening's topic. Okay, so babalikan natin itong ating question. Tatlong tanong naman ito, Brother Toto. At pagkatapos naman ito, sigurado ko ang mga mahal nating mga audience ay babasahin nila itong ating article doon sa ating website sa formeradventistph.blogspot.com. So number one, ang sabi nila, based on Matthew 24:20, ang Sabat ay nagpapatuloy pa din na ipangilin ng mga Kristiyano pagtapos na bumalik si Kristo Jesus sa langit. Well, kung sasabihin natin na per se, nagpapatuloy pa rin per se at hindi tayo mag-further explanation at i-develop itong argumento na ito, magmumukhang tama. Pero lalawakan pa na ho natin ang findings. Lalo na yung mga nagsasabi na ang Matthew 24:20 daw ay matibay na evidence, Brother Toto, na nagpo-prove na ang mga Christians, lahat ng Christians ay inaasahan ni Jesus, lalo na sa ating panahon, na tayo pa rin ay mga mangingilin ng Sabat at magpapatuloy ito. Well, ang una nating sagot dito, Matthew 24:20. Ang una nating sasagot dito, Brother Toto, to response to that argument. Ang Matthew 24:20, si Mateo lamang sa Matthew 24:20
ang nagbanggit ng tungkol sa Sabat may kinalaman sa pagtakas, sa pagwasak ng Jerusalem. Ano ibig sabihin? Kasi naniniwala tayo na mayroong tinatawag na four Gospels, di ba? Matthew, Mark, Luke, and John. At sa four Gospels na ito, mayroong tinatawag na synoptic gospel o yung gospel writers na mayroong iisang view na parang halos may common sila na pagkakaisa sa isang ulat tungkol sa sinabi at ginawa ni Jesus. Although si John, hindi siya kasama sa synoptic gospel. Now, nung ako ay nasa Adventist pa, talagang sabi ko, tibay na patuto itong Matthew 24:20, sinabi mismo ni Jesus na ang mga Kristiyano, ina-expect niya magsasabat 40 years after na siya umakyat sa langit. Until recently, nung ako ay na-born again na, now I know that the Holy Spirit is with me, in-impress sa akin ng Holy Spirit, lawakan mo pa, pag-aral mo. Alam mo, nakita ko, since ang Matthew ay tinatawag nating isang bahagi ng Synoptic Gospel, ang ginawa ko, sinubukan kong hanapin itong salita ni Jesus tungkol sa pagtakas kay Marcos at kay Lucas. Pero nung pinunta ko si Lucas, siguro maganda, si Marcos, ay ganito nakita ko, hindi ko nakita na ginamit ni Marcos ang Sabat. Bagkos ganito ang sinasabi ni Marcos, ito sa Marcos 13:18. Sabi niya, ito si Marcos to ha, inulat din niya yung parehong ulat ni Mateo sa Mateo 24:20. Pero ito yung sabi ni Marcos, pray that it may not happen in winter. Okay? So, ipanalangin nyo na hindi maganap ito sa winter. Pero kay Marcos, kay Mateo, na ating paksa ngayon, pray na it may not happen in winter or Sabat. May Sabat kay Mateo. Pero kay Marcos, wala. Pagdating natin noon kay Lucas, wala din siya binanggit, either winter or Sabat. Wala siya binanggit ni Jesus dito na manalangin sila na ang kailang pagtakas ay hindi maganap ng winter o Sabat. So ano lamang ibig sabihin ito, mga kaibigan nating Adventist? Ibig lang sabihin ito, na kung, lalo pag aaralan natin ang background ni Mateo, si Mateo, ang kanyang audience, nung kanyang isulat ang Book of Matthew, kaya nga may mga naniniwala na ang Book of Matthew ay originally written in Hebrew. Na? Pero ang tanong natin, bakit si Mateo lang ang bumanggit tungkol sa Sabat? Bakit si Marcos, si Lucas hindi? Kung talagang ang Sabat ay intensyon at ine-expect ni Jesus na sundin ng lahat ng tao, bakit si Mateo lang ang merong nagbanggit ng Sabat? At sabi nga ng mga Bible scholar, ang aklat ng Mateo ay sinulat para sa mga Jewish Christians. No? Ang audience ni Matthew ay Jewish Christians. Pero pagdating kay Marcos, bakit hindi na binanggit ni Marcos ang Sabat? Binanggit lang niya tagdamig. Ang sabi naman ng mga Bible scholar, si Marcos kasi, isinulat niya ang aklat ng Marcos, although sabi ng mga Bible scholars ay naunang isulat ang Marcos, ang audience naman ni Marcos ay mga Greek-speaking Jews. Greek-speaking Jews na nakalimot na sa kanilang kultura kasi nangabambayan sila, hindi na sila nag-observe ng mga practices ng Jews, at yan mas tinatawag din na Hellenistic Jews, no? Na-adapt na nila ang Greek culture, na-adapt na nila ang Greek language, kaya nga nagkaroon ng translation from Hebrew ng Old Testament into Greek na tinatawag na Septuagint dahil sa mga Hellenistic Jews, no? No? Okay, so babalikan natin si kay Marcos, bakit po lang Sabat? Eh kasi ang ina-address ni Marcos ay mga almost mga Gentile na, para mga Gentile na, na ang background ay Judaism, na hindi na nagsasabat, hindi na nakikip ng mga sabat at mga Mosaic law. Kaya, hindi bumanggit si Marcos ng tungkol sa Sabat kasi ano lang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito, no, na tayo ngayon na bumabasa nitong sulat ni Matthew at Mark at Lucas, ay dito ito yung makikita natin na indication
na ang Sabat ay talagang para lang sa mga Jews. Okay? Dahil kung ito'y para sa lahat ng tao at intention ni Jesus na ang Sabat ay magpapatuloy pa pagkatapos ng bumalik sa langit, dapat si Marcos bumanggit sa Sabat, si Lucas bumanggit sa Sabat, kagaya ni Mateo sa 24:20, pareho nilang binanggit dapat may Sabat na huwag pagtakas. Kung talagang ang Sabat ay ginawa sa lahat ng mga tao kasamang mga Gentiles. Yan po dyan na Brother Toto. Ayan, hindi ko napansin noon yan nung ako i-Adventist ka. Kasi nakat-focus lang ako at napakaganda para sa akin nung ako i-Adventist itong sinabi ni Jesus sa Matthew 24:20. At siyempre, given na talaga na hindi naman talaga, yung mga theologians sila, yung mga scholars sila, alam yan. Pero yung mga, alam natin, mga layman, hindi masyado binibigyan ng pansin yan, no? Kasi they are more on proof texting sila, no? Proof texting. Basta may nabasang talata, yun na yun. Pero hindi ko ganun pala, Brother Toto, pag-aaral ng Bible. Kaya naman yun, narinig ako mga preacher, ang ganda ng mga natutunan ko sa kanila. Sabi nila, pag magbabasa ka ng Gospels, kailangan ang pagbasa mo hindi vertical. Hindi vertical, taas pa baba. Dapat pag nababasa ka ng Gospels, for Gospels yan, ang pagbasa mo ay horizontal. Ano yung sabihin nito? Pag binasa mo kay Mateo ang 24:20, huwag mo isasara kagad ang Bible, no? Kasi meron pang ibang gospel writers na sumulat din ng parehong event na yon. Tignan mo naman yung pananaw nila. Kaya ang ginawa natin, horizontally, we read Matthew 24:20, nakita natin si Marcos at si Lucas. Si Marcos, nabanggit din niya yung pray na ang pagtakas niya ay maganap ng winter. Pero wala siyang binanggit na Sabat. Kung importante ang Sabat sa mga Kristiyano, bakit hindi sinulat ni Marcos? Yeah, correct. Oh. Yun, nakita mo, Brother Toto, ang lohika. Yun nga rin yung iniisip ko, Pastor, eh. Kasi nung time na yun, wala pa naman Bible, di ba? So itong mga letters na ito, binabasa nila from church to church. So iniisip ko na yung mga Gentiles naman, hindi naman sila napapapasok sa synagogue, di ba? Oo. Kasi ang ganito ang pagkaintindi ko, correct me if I'm wrong, Pastor. Pagka Gentile ka, you cannot mix with the Jew kasi madidefile sila, tama? Of course. Bawal na sila makipag-associate. So for me, kung itong message na ito, yun nga, si Mark, hindi niya na binanggit yung Sabbath kasi hindi naman ng Gentiles in general, let's say iba-ibang lugar, hindi naman nila naiintindihan ano yung Sabbath kasi nga particularly itong Sabbath na ito, based on my study, correct me if I'm wrong ulit, na sa Lumang Tipan, it is the sign between God and Israel, tama ba? Hindi naman eh. Yung Sabbath, okay. Sign between me and Israel eh. Now, question, kasi nga, when it comes to Sabbath, ito yung aking na-discover, and correct me if I'm wrong ulit, hindi ba part yan of the Levitical priesthood found in Leviticus 23, tama ba? Tama po. Oh, so, andun yan, so dun sa iniis, yung hierarchy diba, ng Sabbath. Leviticus 23, pwede ba tayong pumunta dun, Pastor, kung meron kang... Go ahead, yes, maganda yung point na, Brother Toto. Yun yung question ko sa inyo na, pakipaliwanan nga yun nga, paano naging ang Sabbath part of the Old Covenant, which is between Israel and God lang, di ba? So, Leviticus 23, ako lang kung tama yung aking pagkaintindi dito, tignan niyo yung religious feast, di ba? Andiyan, no? Hindi sa isa yung mga feast. Sige, basahin niyo po yung sa Sabat, I speak, yung appointed times. Verses 1, 2, and 3. Paano ba yun? Pakipaliwanag ka ito. Nakita natin, may hierarchy ito, Brother Toto, may hierarchy, no? May hierarchy. Verse 1, 2, and 3. Sa may hierarchy, pinakita dito ang hierarchy ng mga Jewish feast. Okay? Yeah, okay? Okay, so ito din natawag na Feast of the Lord. At kung mapapansin niyo dito sa ating Bible sa screen, inintroduce ng Panginoon kung ano yung mga feast na yun. Speak to the people of Israel and say to them, these are the appointed feast of the Lord that you shall proclaim as holy convocations. They are my appointed feast. So, binanggit niya number one. Andiyan, may title naman. Itong week ni Sabat. Number one. Kasali yan po. Number one siya. Oo. Okay, good. Go ahead. Number one siya. 6 days siya, di ba? Yan yan, week ni Sabat. And then,
Next, ito namang Passover. Di ba? May Sabbath siya, yung first day, at the seventh day, tinuturing nilang Sabbath din. Yeah, yeah. At tapos, first to first fruits. First fruits. Now, okay. Kung mapapansin natin, kung naalala mo, Brother Toto, lagi natin binabasa yung Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Okay. Kung saan, sinabi ni Paul, na huwag na inyong hayaan na kayo hatulan ng sino man tungkol sa pagkain at sa mga kapistahan na taon-taon, buwanan, at mga Sabat weekly. So, nung tayo ay nasa Seventh-day Adventist, ang ginagawa natin para hindi madamay ang weekly Sabat sa mga tatanggalin ng Diyos na anino at shadow, talagang gumagawa tayo ng paraan nun para ihiwalay itong Sabat nito. Sinasabi natin, yung Sabat dyan, yan sa panahon pa ng creation. Wala pang Levitical priesthood, may Sabat na. Kaya ang Sabat na inalis at temporary ay yung Sabat na yearly at monthly. Yun ang inalis. Kaya yung sinabi ni Paul sa Colossians chapter 2 verse 16-17, Adventist pa, ang pangdepensa ko ron, ang Sabat na tinutukoy niyan ay shadow, anino ni Kristo. Ang Sabat na weekly Sabat ng Ten Commandments ay hindi anino ni Kristo, kundi ito ay tinuturo tayo pabalik sa creation. Ayun, no? Narinig mo yun naman yung brother. Dati. Yun ang turo ko dati. Doon nga ako nakumbinsi para maging Adventist doon. Eh. Okay. Mula from Jehovah's Witnesses. Sabi ko nung ako'y Jehovah's Witnesses, narinig ko ito doon sa mga layman noon. Oo nga, no? So itong shadow doon sa Colossians na tumuturo kay Kristo, hindi pala ito, kasi maraming Sabat pala. May ceremonial Sabat, may moral Sabat. Yung sinasabi pala sa Colossians na lumipas na, mga anino tumuturo kay Kristo. Yung Sabat ng Ten Commandments, hindi tumuturo kay Kristo. Ito tumuturo pabalik sa creation. Yan ang aking panlaban sa debate, no? Pero ngayon nakita ko, mali ang katwiran na yun. Hindi mo pwedeng ihiwalay yung weekly Sabat doon sa sinasabi na shadow. Okay? Dahil ang Sabat ay talagang shadow lang naman. Dahil wala anino naman sa creation yan eh. Anino weekly lang. Sabat, anino. Dahil hindi naman yung established yan nung panahon ng creation eh. Diyan ako nagkamali noon. Kala ko noon, ang Sabat ay tinatawag na creation ordinance. Hindi pala. Yan, nagsimula lang yan sa Exodus 16, binanggit as a noun. As a noun na Sabat with a double B na Sabat. First time lang binanggit yan sa Bible. Kahit tingnan nyo sa lahat ng klase ng Bible Concordance, first time nag-appear ang noun form ng Sabat sa Exodus 16. Exodus 16. Pero kung totoo na ang Sabat, na weekly Sabat ay in-establish na sa panahon ng Eden, ayan nga ang challenge ko sa kanila noon. Magpakita kayo ng Bible verse, kahit na magpakita kayo ng Bible Concordance sa Book of Genesis na binanggit nun yung word na Sabat kahit isang beses in a noun form. Kasi noong Adventist ako, ang palusot ko nun, may Sabat na nun sa Genesis. Pag binasa mo sa Hebrew, yung rest. So God rested on the seventh day. Pag tinig mo sa Hebrew, ang word na ginamit doon ay verb. Nagpahinga, kasi action yan eh, verb. Pagpapahinga, action, word. Pero ang verb form ay katunog ng pangalang Sabat. Sabat din, nakalagay Sabat. Sabat pero, din, no. Pero ang spelling niya, original. Hindi double B, kundi isang single B siya. Okay. Single B. So, sabi ko, yun naman pala, may pagkakataon. Kaya ngayon, nung maliwanag ng isip ko, after I left Adventist, ngayon ko lang napagsasin, katunog lang ng Sabat, hindi porke magkatunog, yun na yun. Verb at noun, magkaiba yun ng function. Even si Job, no, merong verse of Job sa, if I'm not mistaken, Job, nung kanyang nirebuke yung tatlong kaibigan niya, ginamit ni Job sa Hebrew, yung word na verb na Sabat with a single B, pero hindi, pag tinanslate mo, hindi ibig sabihin nag-Sabat sila, wala pa naman Sabat pa naman ni Job. Yun nga yung, aking na-discover din, kaya nga unti-unti. Kasi it started to give me doubts. Kasi alam nyo, nung Adventist pa ako, I was really asking, so saan nakuha ni Mrs. White yung bawal maligo, bawal magtali ng sapatos, bawal magtahi ng damit, bawal magluto, bawal maging masaya,
Huwag ka rin ng worldly employment. Don't waste time in bed. Huwag ka matutulog. Bawal yung overeating. 1 to 23, ito lahat, natutunan ko to kasi syempre yung mga disciples ko na mga nakakatanda sa iglesia, ito yung sinusundan nila. At saka lahat naka-ano kay Ellen G. White. So sabi ko, okay, saan ngayon nakuha ni Ellen G. White to? Kung tayo ay wala na sa lumang tipan, kasi ganun yung understanding ko eh, except for the Ten Commandments, saan naman yung details, saan yung detalye ng ating pagsunod at pag-keep sa Sabat? Kaya hirap na hirap ako mag-keep kasi nga, hindi ko alam kung magta-travel ba ako. Hindi ko alam kung matutulog ba ako. Hindi ko alam. Ngayon nga, nung pinapaliwanag sa akin unti-unti, so nagiging parang unti-unting dumadami. Nagiging legislative. Kaya kumbaga, pagka, iba, pag lalo na, ito, brother, pastor, yung aking mother-in-law napunta sa reform. So, wow, extremely. Mas matindi. So, kaya nga kami, ang tinginan namin sa labas, eh, ano sila, mga karumal-dumal, kasi nga hindi sila nangingilin, at saka mga, mark of the beast. Ang tingin naman niya sa amin, mas matindi kasi mas stricto sila. So sabi ko, when will this stop? Kailan to ititigil? Sino ba ang maglalagay ng hangganan dito sa mga turong ito? Ngayon, bawat Adventist na tinatanong ko, iba-iba ang interpretasyon. So doon ako naguluhan. Sabi ko, sabi ni ganito, ganyan. Sabi ganito, pwede. Sabi. Tapos sabi pa nung mother-in-law, ang problema daw doon sa kabila, sa reform, sabi niya, eh sila yung mga ano, reform sa kawali, pero hindi sa ugali. Natawa ako. Natawa ako. Kasi sabi ko, eh, nag-attend ako ha. I mean, nahihikayat ako ng mother-in-law ko. Sabi niya, mag-attend ako sa interview pa yon. And then, grabe yung experience ko. Kasi nga, nung nakita ko, medyo tinignan ako from head to foot. Kasi iba yung suit ko eh. Medyo rugged ako. Tapos, ayun nga, eh, sila talagang formal, di pwede, talaga korbata. And naguguluhan ako talaga, Pastor, nung time na yun. Pag Sabat kasi, lalo na pag hindi ka nakabihis ng tama, ay bawal magmaong nun eh sa amin. Ewan ko lang kung sa inyo ngayon, bawal pa rin ba magmaong. Tapos, yun nga, parang sa akin, that started my journey. And by the way, yun nga, I thank the Seventh-day Adventist Church for starting my spiritual journey. Kasi matagal din akong naging Adventist eh. And you know, I learned so much about yung Old Testament. Although I love the law, but I need to use it lawfully. Yes. So I tried to apply things that was not meant for me, and I struggled kasi I was always sin conscious. Alam niyo ba yung pastor, yung sin conscious, yung lahat na lang ng kilos ko, kasalanan ba to? And yun yung nga, I struggled because yun nga, Sabbath was really difficult for me. Pero hindi ko na overlook yung iba, yung yun nga yung diba yung pagsisinungaling. Akala natin kasi nung time na yun perfect na tayo. Tanong ko dun sa nag-bus sa akin, na sabi niya pupunta ka sa hell. Sabi ko, have you ever told a lie in your life? Hindi ako sinagot. Ang binaling sa inyo. Sabi niya, oh yan, nagtuturo sa iyo. Sabi ko, alisin mo dito si Obidos kasi hindi ko interes si Obidos. Ngayon ko lang yan nakakausap at nagkaroon na kaming common interest. Pinagko-compare tayong notes, pareho. Ngayon, tanong ko, have you ever had sexual lustful thoughts about women? Kulang na lang sabihin ko nga, have you ever masturbated? I mean, I'm talking with men, di ba? Kasi ako, real talk talaga ako eh. And if you struggle with pornography, masturbation, kahit nagsasabat ka, di ganun din, di ba? You are sinning adultery. Adultery. So sabi niya sa akin, kasi sabi niya, yung Sabbath keeping, that makes me complete. 10. And then sabi ko, so how do you justify yourself with God? Sabi niya, law is law. So sabi ko, then you're under the law. Hindi na siya sumagot. So dun sa part na yun, I really, really feel sad. Kasi malinaw naman eh. Pagka ako, nagbasa kay Ellen G. White, which I did, talagang 1 to 23, ito nga sa harapan ko ngayon yung list, pwede magbayad during Sabat. Kaya nga pag kumakain ako sa Sabat, one bumili. Friday pa lang, di ba?
Alam mong napakalungkot nung time na yon, na-meet ko si, kilala niyo ba po si Desmond Ford? Yes. Napakalungkot. We called ourselves Christians before. He came here and I had an opportunity to see him. You know, gusto niya kumain sa sanitarium, hindi siya sinerb. Wow. And that also triggered my thoughts, sabi ko na there's something wrong with our belief. Na itong taong to, teacher ito sa Avondale College, teacher natin, tapos nagsulat siya ng libro. Di ba nagkaroon ng Glacier View Challenge dun about the investigative judgment? Tapos eto ka, hindi ba? We're always talking about love, reach out, pangaralan natin yung mga nawawala. Hindi ba Jesus came to seek and save the lost? Pero eto, na nagsabi lang na may something wrong with our belief, wala na. And we look down upon people na, I mean, okay lang condemn. Kung di ka Adventist na po, lahat ng atensyon, Adventist ka, tapos gusto mo lang magpanong, wala na. And then, pag hindi ka nasagot, iiwasan ka na. Aywan ko, kung those listeners today, do you have the same experience na parang you're caught into, you have questions, pero hindi masagot kasi nga, it's always like getting back to, pag nagtanong ka, hindi na doubt mo na yung mga, yung prophet, yung prophetess, di ba? So, hindi nga dapat ganun. Hindi dapat ganun. Yun. So going back, yun nga, may tanong ako kanina sa inyo yung sign. Can you explain itong Exodus 31, verse 12 and 13? Exodus 31, 12 and 13. Maganda yan. Sige po. 31, 12 and 13 ng Exodus. Ito sinasabi. Sige po. 31:12 Exodus. Ayan. Nando pa kayo sa video. Ayan, okay. Yeah. And the Lord said to Moses, "You are to speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you." Tapos, 14, usahin ko natin sa 14. Well, that is already yung question ko ngayon. Bakit ngayon? Sabi dito, I mean, correct me if I'm wrong, kung tama yung interpretation ko ng English. Sabi niya, "You shall speak to the people of Israel and say, above all, you shall keep my Sabbaths, for this is a sign between me and you." Mm-hmm. So, ano ba to? Mga Hudyo ba to? Or kasama na Gentiles dito? Ang kausap niya ay ano eh. Ang kausap niya dito, Israel eh. Ang kausap niya Israel, at sabi nga niya, sign. Ito yung sign na binigay niya sa kanila. So, kaya nga, di ba? Kung titignan mo yung context nito, ang kinakausap niya rito ay bansang Israel. Hindi kasama mga Gentiles. Yun ang dapat natin makita, no? Kung pagka nagsabi ang Panginoon na, itong Sabbath ay sign between me and you, yun, take it as it is. Hindi natin pwedeng dagdagan yung sinabi ng Panginoon na hindi kasama tayo diyan mga Gentiles. Paano naging sign sa Diyos kung kasama Gentiles yan? Mawawala ng significance at sense yung pagiging sign between inulit niya pa dito, di ba? You shall keep the Sabbath because it is holy for you. Sino yung you? Walang iba yan kundi ang bansang Israel. Tsaka ito nga, ayan, you are to speak to the people of Israel. Hindi mo pwede isama Pilipino dyan o anumang bansa. Ang kausap niya Israel. At sabi nito, keep my Sabbath. Ito nga, Brother Toto, ikaw, sa tagal mong 40 years ka naging Adventist. Napansin mo ba na dito sa talatang ito, ang binanggit ay ang sign ng Panginoon, si Yahweh, sa Israel ay ano? Singular word, sign. Singular yan. Between Yahweh and Israel. Sabbath, plural. Napansin mo ba yung plural form ng Sabbath? Hindi singular, no? Hindi Sabbath. Nung ako ay Adventist, 24 years. 24 years na ako Adventist at nakalis. Hindi ko alam kung bakit Sabbath niya. Kasi na-input sa isip ko mula nung naging Adventist ako, na
Ang Sabat, dito natin binabanggit dito na sign is none other than the Sabat as it is written in the Ten Commandments. No? Remember to keep holy the seventh day. Ang Sabat nun singular. Pero pagka tinanong na ako, eh sabi dyan, ang sign hindi lang isang Sabat, hindi Sabbats. Siguro ano natin ito, itanong din natin sa ating mga viewers. Marami tayong mga nila viewers dito. Kung tingin nyo, ito yung itong kaibigan natin to si Oper Hope Nunes. Pa-shout out po. Shout out. Ito yung dadalawin natin ngayong buwan na to sa April. I-invite na tayo dun sa kanyang community. Oper Hope Nunes, pa-shout out. Oh, wala yan ha. Shout out tayo. Pwede ka mag-comment, Brother Oper. Yeah. So, we'd like to hear from our Adventist viewers. So, itong pagpaliwanag, kasi sa akin, I have, at the moment, looking at the words in English, in Tagalog, ganun din, na ang Sabbath, unang-una sa lahat, kasali siya sa Old Covenant. Yes. Tapos, pangalawa, kasali siya sa instruction sa priesthood. Kasi, ang priesthood, Aaron, Levitical priesthood ito. So, without the priest, hindi ma-implement itong mga laws ni God. Tama ba po? Tama naman. Okay. So, may temple. Tama? So, yung sanctuary sa desert, tapos naging temple. Yama. Tapos, kasama dyan, meron yung veil. Yung dividing veil from the outer court, inner court, at saka most holy place, may veil. Yes. Tapos, kasama dun sa veil, yung mga sacrifices na daily, morning, and evening sacrifices. Tama ba po? And then, yun nga, yung mga sabbats and feasts. Tama? Yes. And then, ang tanong ko po, ito bang sign na ito, sign ito ng covenant ni God with Israel, di ba? Exactly. Sinabi naman niya eh. Sign ito, pag sinabi ng sign ko sa Israel, tapos kasama tayong hintil, break ng Panginoon yung kanyang salita, wala sa isang salita. So, may tanong ako, Pastor. Parang ganito. Sa mag-asawa, anong sign na mag-asawa kayo? Physical sign. Physical sign sa mag-asawa, wedding ring. Well, that's the world. Sabihin, I mean, wedding ring tayo sa Adventist before. Pero hindi. Kaya palagi pa na pagkakamalang binata. Oo nga. Di ba? Sa mag-asawa, wedding ring. Oh, may wedding ring kayo pareho kasi yun ang tinitignan. No? Okay. So, it is a sign na kaming dalawa ay mag-asawa. Parang ganitong function ng Sabbath eh. Kaya nga, siya lang ang ceremonial law sa among the Ten Commandments na nilagay sa gitna. Kasi siya ang nagbabind. Napaalala sa mga Israel na lagi niyo maging faithful kayo at to obey all my commandments. So, pagka sinabi na ang Israel ay ang kanyang Sabat, ang kanyang wedding ring sa Israel, at tapos may kasama na kalagu yung mga Gentiles, hindi tutugma yung kanyang sign sa Israel, ang Sabat, kung pati Gentiles meron. Kung baga sa wedding ring, ang wedding ring mo, na ano, yung asama mo lang, eh kung may wedding ring yung katulong mo, eh, ibang usapan na yan. Functional sign. So may sign, separate diba? Them. Yes. Okay. Ang tanong, yung pagtutuli ba, two questions. One, yung Sabbath ba ay mayroong ibang mga nations around Israel na nag-keep ng Sabbath? Wala. Ito nga challenge natin, Brother Toto, sa mga natin Adventists. Mga kaibigan natin. Kung ang Sabbath ay binigay para pati mga Gentiles, lahat ng tao sa Old Testament, magpakita nga kayo ng Bible verse, both Old and New Testament, na ang isang Gentile ay pinarusahan ng Diyos dahil nilabag niya ang Sabat. Ang tanong po Gentile yan, Gentile. Mga Gentiles na lumabag sa Sabat, pinarusahan. Ang mababasa ko kasi sa Bible, ang mga kinukondem at lagi minawarningan na huwag kalimutan ng Sabat at pinaparusahan pagka lumabag sa Sabat, puro mga Jews, mga Israelites. Ito pa isang tanong ko, Pastor. Lumabag ba ang Israel nung time na yon ng Sabbath day doon sa kanilang journey sa wilderness at saka sa pag-enter ng Promised Land? Naglabag ba sila ng Sabbath? Yes, yes. Umpisa pa nga lang sila. Exodus 16, sabi na, oo, bukas okay lalabas ha. Dahil Sabbath, kaya pinaulanan na doble ang nung araw ng Biyernes ang mana, huwag na kailalabas. May lumabas pa. So, ang sunod na tanong doon, Israelites, ang sunod na tanong ko, yung mga non-Sabbath keepers, bakit ang yun ang umusig sa Israel? Kasi nagbe-break sila ng Sabbath, ganun ba yun? Hindi ba yung Babylon, Medo-Persia, Greece, at saka Rome? Hindi naman mga Sabbath keepers to. Bakit pinarusahan ng Diyos, ginamit niya mga non-Sabbath keepers? Yun ba yung mga
hindi ko maintindihan bakit hindi mo rin masabing Sunday keeper. Hindi naman Sunday keeper, may Sunday keeper ba? Katulad ang Babylon, di ba? Ang Babylon na Egypt, ginamit niya ng Panginoon to para paluin sila. Kasi pag binasa mo ang Deuteronomy 11 at 26, makita mo ron na meron siyang curses and blessings doon sa binigyan na ng covenant ang Israel. May condition mabag, yung covenant. May condition. Pagkain mo mabag, ito ang mga sumpa. Ayan. Kaya sasakupin ang mga bansa, kayo magugutong, kayo ay lilipulin ng mga bansa. Kung kayo naman ay naging faithful, ito mga blessings. So, yun nangyari kahit nung 70 AD na pinag-uusapan natin na punishment penalty ng Panginoon sa Israel, which is, that is a final punishment. Yun ang judgment sa Israel. Dahil nireject nila ang Messiah nung 70 AD, talagang kahit yung temple nila, hindi na naitayo. Dahil, yan ang nandun na sa panumpa ni Moises nung ibigay sa kanila at nakipagtipan ng Diyos sa kanila na mayroong sumpa kasama sa sumpayan na sila'y lilipulin ng mga tagibang bansa, ng mga dayuhan. Mm-hmm. Oo. So, kaya justice lang ng Panginoon niya sa kanila. Pero wala kang makita ng mga bansa na lilipulin ng Israel dahil lumabag itong Genta o Babylonia sa Sabat. O lumabag ang Egypt sa Sabat. Yun nga ang pinababasa natin sa mga Seventh-day Adventists. Talagang faithful sila. Kung tama talaga sila sa kanilang paniwala ng Sabat binigay sa lahat ng tao. Saan kayo mababasa sa Bible na ang bansa, halimbawa, Babylonia, kasi pinarusahan din ng Diyos yan, pati Assyria, Egypt, pinarusahan yan dahil lumabag sila sa Sabat. Wala kayong mababasa. Ang madalas pinaparusahan ng Diyos dahil sa paglabag nila sa Sabat ay walang iba kundi ang bansang Israel. So, sana pag-isipan niya. Oo nga. So, hindi ko maintindihan kasi napaka-strict ng mga Hudyo sa Sabat keeping, di ba? Oh. In fact, nung panahon nga nung time na yung mga rabbis, nagdagdag pa sila ng 39 additional laws and sub-laws to protect the Sabat during the intertestamental period. Kaya nagdagdag sila ng mga, nagkaroon sila ng tinatawag na book, yung halakha. Yung halakha, yun ang nag-i-interpret na authorized ng mga rabbis noon para ma-protectan ang Jews. Kaya meron doon na, meron sila, pero ito'y sobrang extreme, no? Parang Ellen White ang dating. Halimbawa, sabi ng mga Jews, bawal kayong pag Sabado, pag may ikay pilay at ikay nakahiga sa lupa, gusto mong bumangon, bawal mong buhatin yung saklay mo. Kung pilay ka, bawal buhatin pag araw ng Sabat. Ha? At pagka yung alaga mong manok ng itlog araw ng Sabat, huwag mong itapon itlog. Ay, huwag mong kainin na itlog, tapon mo. May mga ganun sila. Pero hindi ba, Pastor, sabi ko kanina, yung circumcision is a sign between God and Abraham, di ba? Mm-hmm. Pero, natuloy yan sa mga Israelites. Yes. Yes. Alright. Ang tanong, the law is very strict, di ba? Sabi nga, dapat on the 8th day, ipipresent mo yung baby para ituliin. Tama? Yes. So, between circumcision and the Sabbath, sino masusunod? Kung natapat yung 8th day ng anak mo on the circumcision day. Mayroon binabanggit ganyan sa Marcos, sa 7. Sabi niya noon, sa panahon ni Moses, pagka natapat sa circumcision na araw ng Sabbath, pwede mo pa rin i-circumcise. Kahit nakagawa ka ng circumcision at araw ng Sabbath, sundin mo yun, hindi ka nakakasala. Kaya nga, ano lang ibig sabihin to? Ang Sabbath is not a moral law. But the Sabbath is a ceremonial law. Kasi pwede mong i-set aside pagka na-involve ang circumcision. At kahit nga sa temple, sabi ni Jesus, di ba? Hindi mo ba alam na ang mga saserdote, pag-aaral ng Sabat, sila ay pag-Sabado, ay kanilang nilalapastangan ang Sabat ng mga saserdote. Ngunit, hindi sila nagkakasala. Sinabi yan ni Jesus? Sinabi yan ni Jesus? Basahin natin sa Matthew. Sige po. Matthew, okay. Let's clarify. Matthew, kasi baka mamaya, mali naman yung inyong... Baka mamaya, sabihin mo na lang, ini-invento mo yan. Baka madagdagan yung bashers natin. Kasi ang setting niyan, yung Matthew 12, no, ang setting niyan, at the time Jesus went to the grain fields on the Sabbath, his disciples were hungry, and they began to pluck heads of grain and to eat. But when the Pharisees saw, they said to him, "Look,
Your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. He said to them, ito sagot ni Jesus, kaya nga red letter. Oh. Red letter means si Jesus ang nagsasalita. Hindi mo ba nabasa na si David when he was hungry and those who were with him, how he entered the house of God, which is the temple, and ate the bread of presence, which is was not lawful for him to eat, for those who were with him, but only the priest? Oh, pero hindi pinagalitan ng Diyos si David. Hindi pinursahan, although hindi siya priest. Or have you not read in the law? Ito na. Sinasabi ko, Brother Toto. Have you not read in the law how on the Sabbath, the priest in the temple profane the Sabbath and are guiltless? Oh, hindi nagkasala. How come they can profane the Sabbath but sila remain ay guiltless? Remain guiltless. Eh kung ito immoral law, kung Sabbath ay moral law, hindi pwedeng sabihin na optional na pwedeng magkasala ka. Halimbawa, mangalun niya ka, minsan, pwede naman iset aside ng law pag nangalun. Hindi. Pag sinabing moral law, talagang ano yan? Talagang against matindi, humanity. Against humanity. Pero ito, Sabbath, but pwedeng i-profane, pero hindi ka nagkakasala. So therefore, hindi siya moral law. It is a ceremonial law. Part siya nung sa Leviticus 23, di ba? The Feast of the Lord. Kaya pagdating sa Colossians 2, eh, talaga kasama siya sa we wipe away. Because ang talagang function ng Sabbath is to as a shadow, to point us to the Creator, which is Jesus Christ. Oh, I tell you something greater than the temple is here. Sino greater than the temple? Of course, none other than Jesus Christ. Who said, Jesus Christ are greater than the temple at greater than the priest na allowed na pwedeng i-profane ang Sabbath, hindi nagkakasala. What more yung ginawa ni Jesus na kasama ang mga alagad doon sa pagkitin ng butil ng grain, kumain araw ng Sabbath. Hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkasala at hindi siya naging lawful o unlawful doon. Kasi ang bintang ng mga Pharisees, look, your disciples are doing what is not lawful to do on the Sabbath. O si David, bakit hindi siya nagkasala sa ceremonial law? Eh kasi, alam natin, King David, eh siya ay, he is the ancestor of Jesus, of the Messiah. Kaya may authority. At he is a king. He was a king that time. So he's above the ceremonial law. Pero si King David, nung nangalo niya, hindi siya above the moral law, di ba? Nung nangalo niya siya, pinatay niya asawa ni Bathsheba. Eh talagang nalagot siya sa Diyos. That's bakit, a good point. Ba't nang kumain siya ng table of showbread, ng bread do sa temple, which is ceremonial, kumain siya, hindi siya nagkasala. Because showbread, eating the temple showbread, is not a ceremonial law. Ganun din, sa verse 5, ang mga priest, pag-araw ng Sabbath, kasi doble ang kanyang hain kumpara sa pag-araw-araw, mas doble ang dami na kanyang hinahandog. So, mas matrabaho pag-araw ng Sabado. The priest in the temple, they profane the Sabbath. Why? Kasi mas maraming trabaho. No? Mas loaded sila pag Sabbath. Pero still guiltless. Kasi nga, ang Sabbath is a ceremonial law. Pastor, may point dyan no, na gusto kong clarify. Today ba may priest pa? Wala na. Well, tayong mga believers, di ba? Priesthood of the believers. 1 Peter 2:9. So, now you are a priest. Pero so wala na yung function ng priest noon. You can apply this kasi nga if we are priest eh bukang exempted yung mga priest doon sa provision na yun of being guiltless. So okay, like for example, may gusto lang akong linawin. I'm a 7 days Adventist. Bago yun, paristo nga natin yan. Hindi, why 7 days? Kasi nga nung araw I wait for the day. Di ba? I labor and wait for the day. Ngayon, hindi na. I rest every day because I am a priest and my God, Jesus Christ, is my high priest. So, in my sanctification, yung good works ko, which helps me to really be faithful to God because Jesus reminds me that I have already entered into God's rest. So kaya nga 7 days, hindi ko na kailangan antayin pa yung ikapito. Kasi, you know, when I go to my work, and I have told this to my devotional group, sabi ko,
Alam mo, the moment I wake up, it's already dedicated to God. I'm sanctified. So everything mm-hmm. that I do, I set apart. And sinusunod ko yung turo ni Apostle Paul na sabi niya, I beseech you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto thee. Amen. This is your spiritual worship. Now, correct me if I'm wrong. I'm a priest. My sacrifice is myself, my body. My sanctifier is my high priest, of which is the Lamb of God. His blood cleanses me. So every day of my life, as a worker of God, I'm not a pastor, but I believe I'm an ambassador of Jesus Christ. So I have been sanctified. Ibig sabihin nun, kaya maingat ako eh. Hindi ko kailangan ng kautusan para sabihin sa akin, because the Holy Spirit tells me what's right. Yung conviction of righteousness, yung tama. Amen. Amen. So ito ngayon yung isa na sa buhay ko na every day is a Sabbath to the Lord in the sense Amen. Of my work is already an offering. Amen. So, Amen. So as a priest, kasi wala, sabi niyo, wala nang priest today. So sino yung priest? Tayo. Tayo ngayon, na. Ang next question, ano yung temple? Hindi ba kailangan pumunta pa sa temple for sacrifice? And Jesus is the temple, di ba? And we are the temple. Ayun, He has made me in the temple. So my day is a sanctified day because God has sanctified me and His Spirit lives in me. So Amen. Yung prayers ko is a perfect offering because I don't offer it. It's my high priest and I only offer it to my high priest as a living Amen. Sacrifice. Amen. Hallelujah. Yes. Part of okay. worship. Kaya nga, ang ating ginagawa, ang worship natin ngayon, Brother Toto, hindi lang tuwing seventh day. No? Hindi lang tuwing Sunday. Hindi ka na kailang bumunta sa temple. Hindi, no, hindi na. Sabi nga eh, dapat pumunta kayo sa church, dalhin mo siya sa church. Yes, tama yun. Pero sa atin, pagka ikaw ay nasa workplace mo, sa business mo, opisina mo, you are a representative, you are a representative ambassador. Of the church. Ambassador ka. Yes, yes. Precisely. Kaya nga, ipapaliwanag ko lang doon sa nagtanong, ano daw yung sabihin na 7 days Adventist. Hindi na ako pala magantay ng araw. Because paglubog ng araw at pagkatulog ko, hindi ako functional. Pero pag gising ko, alam nyo, sabi ko nga eh, ang wake-up call ko, si God, praise and worship ka agad yan. Tapos in my mind, bago ko bumangon sa aking higaan, nag-re-recite ako ng mga verses. Amen. Amen. Tapos ini-invite ko na, Lord, you know, sanctify my lips, my lips, my mind and my soul be pleasing unto you. So that's already my Sabbath day. And I rest. Ito, correct me if I'm wrong, Pastor, no? Yung si Adam at si Eve, they were created on the sixth day, right? Tama ba? Tama. Mm-mm. Did they ever work? On the sixth day? On the sixth day, si Adam, alam natin na siya yung nag-till ng mga garden, di ba? Nilagay siya doon sa... Pero nakasulat na nag-work siya on the sixth day? Pero hindi tinuturing na laborious work yon. Nagkaroon lang ng laborious work after sin come in. Oh, so, kaya nga yung sinasabi sa Exodus na 6 days you shall labor, eh, that is in the context of a sinful world na. Sa panahon na Adam, hindi applicable yung 6 days. So, hindi siya labor. Hindi siya labor. Yung kanilang ginagawa. Okay. Yes. So, technically, Adam never worked. He did not labor. Kasi walang curse. Hindi siya so, yung enter niya into God's rest on the seventh day was his first day. Amen. Amen. Kasi six days in the create. 6 days created ang man, Adam and Eve. Tapos, ang seventh day ng Diyos, yun ang first day ng tao. Okay, so in support dun sa sinabi kong 7 days Adventist ako, is my first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and 7 days is I am resting in my Lord, the Sabbath, Amen. Lord of the Sabbath. That is Sabbath. And every day I offer my body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, is my spiritual worship. Tama? And Amen. Every day I enter into God's temple as God's enter into me to the Holy Spirit being the temple of God. Tama? Amen. Amen. And Amen. Then the veil, yung sinasabing veil, when I enter into the most holy place, which is the throne of mercy and grace, to receive grace and mercy in time of need, the veil is Jesus Christ. Tama? Amen. Amen.
So, yun nga. And then, yung sacrifices ko is myself. And the divine sacrifice is the sacrificial lamb of God. Tama? Amen. Yun nga yun. Yun nga yun. And then, kaya of course, tayo ngayon, then, Brother Toto. Last na lang pa, sir. Yung, kuli lang. Yung circumcision. I am physically circumcised by tradition. Pero my heart was circumcised by God. Yun ang pinaka-importante so, sa lahat. So, na-cover yung mga requirements of the Old Testament. The priesthood, and high priest, Jesus. Yung temple, my body, Jesus is my temple. Yung feast and sacrifices and Sabbath, Jesus is my Sabbath. Amen. Yung veil, Jesus is my veil. Amen. Tapos yung last, yung circumcision, my heart has been circumcised by the Spirit Amen. Of God in Christ Amen. Jesus. So, yeah, kaya nga po, 7 days Advent. Sorry lang, if that's not clear, then probably... Hindi kasi, yun nga sinasabi ko, nung tayo Adventist, na-misuse natin ang function ng Seventh-day Sabbath. Ang nangyari sa atin, ang Seventh-day Sabbath, siya ang naging end instead of becoming means to an end. Okay? Ang original talaga na tinatawag nating rest o salvation o rest of soul, na-experience ni Adam and Eve yung before sin, di ba? Before sin, yung sixth day, yung seventh day na rest ng Panginoon after He created man and everything on this earth. Yun ang tinatawag na first day kung saan ang Diyos at ang tao, si Adam and Eve, ay nagkaroon ng tinatawag natin na fellowship. Yung fellowship na yun, yun ang ideal ng Diyos, yung with peace, di ba? Security, full of trust and love, which is perfect, yun po ang ideal ng Panginoon na mag-exist sana eternally kung hindi sana pumasok ang sin. Now, since nawala yun, because of sin, pumasok ang sin, gumawa ang Diyos ng way na gumawa ang Panginoon ng paraan para i-restore ito. Yung status na yun, yung condition of peace and rest with God noong unang doon sa Garden of Eden. Okay, but sin separated us from God. So, dumating ang time, nung panahon ng Israel, nagbigay siya ng Seventh-day Sabbath as part of their ceremonial law, Seventh-day Sabbath. Pero, ang intention ng Diyos sa Seventh-day Sabbath, bukod sa binigay niya itong sign sa Israel at nilagay niya sa gitna ng Ten Commandments para maging binding ito, maging binding sa kanila between God and them, na don't forget my covenant with you. You have to obey all my commandments. Yan ang requirement sa Israel eh. Pero, itong Sabbath rest na ito, every weekday, 7 days, ito yung dumadaan yung weekday Sabbath sa Israel noon. Nire-remind sila na wala silang gagawin anuman, kundi yung time nila, all the time will be spent to God. Kasi yun ang ideal ng Diyos as a model ng original creation. Di ba? Perfect fellowship with God and men. So, binigyan niya itong every week para ipaalala sa mga Israelita na ito talaga ang idea ng Diyos since creation na magkaroon ng rest of grace, of peace with men as long as they have fellowship and peace together. So, yun ang function ng Sabbath. Kaya ang Sabbath ay temporary kasi it is only symbolizing what Israel. It's the ideal in kaya lang, ginawa natin noon, nung Adventist tayo, nag-isang end na mismo. Siya na mismo yung focus. Hindi siya yung means. No? Samantalang, ang talagang intention na Diyos, it is just a means. Ang weekly Sabbath is a means Shadow. To an end. Na later on, in the near future, pagkadating ng kanya anak, diligtas tayo, and we will go back to the new heavens and new earth, sa heaven, yun talagang aabutin natin, na restore na yung idea ng Panginoon sa Eden before sin. Okay. Actually, yung paradise, sabi ng iba, yung paradise lost in Genesis is a paradise regained or restored in Revelation. So kaya yun pala sinasabi pala sa Hebrews na si Joshua, Hebrews chapter 4, hindi sila naka-enter into God's rest kasi wala eh. It's just a day. Now, ito tayo ngayon, and Hebrews chapter 4 says, today, so now is the day of your salvation. Pag-enter mo kay Jesus, you have entered into God's rest. Exactly how, paano mo in-explain na yung first day
ng tao sa mundo ay pahinga kagad, communing with God as family. Yes. Naman. Oo. And then the rest of the days that followed was not laborious kasi ang ideal is that God provided everything. Pagkain, everything. Hindi papapawisan. Hindi kailangan ng damit kasi nga hindi naman nila alam na nakaupad sila. Tapos, yes. Syempre, that is the rest, the perfect rest. Kaso, nung nagkasala sila, sabi ni God siguro, eh gusto niyo maging knowledge of good and evil. Hindi. Kinurse niya yung ground. So the ground no longer produced a perfect rest for man, he had to labor in order to eat by the sweat of his brow. Tama ba po? Tama. Okay, tama. Kaya nga sa panahon natin, Brother Toto, under the new covenant, sa panahon natin mga Kristiyano, wala na yung simbol ng Sabat, hindi binigay sa atin yung simbol ng Sabat ng tinatawag na eternal rest sa Eden. So ano yung sign sa atin ngayon? Ang sign sa atin ngayon, itong covenant natin kay Jesus. Jesus sabi nga, the Sabat is a shadow, with the reality is Christ. So Christ. Si Christ, ang naging, ano na, siya ang ngayon ang ating natin. Sign. Siya ang Sabbath rest natin at ito hindi lang seventh day, araw-araw. Kapag ikaw ina kay Christ na ngayon, naranasan mo na na-reconcile ka sa Panginoon because of sin. Napatawad ka na, na-erase ng sin mo. You are now reconciled to God in a relationship na para ang quality ng inyong relationship ay katulad nung sa Eden, which is the ideal. Pero still, patikim pa lang to. Yung ating Sabbath rest kay Christ is a promise. It is a, it is a foretaste to guarantee that siya talagang ultimate rest in heaven. Ang ganda kasi may guarantee pa eh, di ba? May guarantee. Better covenant, diba, we enter into the Sabbath rest of God. Yung sinasabi nyo sa isang lesson mo, yung Sabbatismos, tama ba yun? Sabbatismos. And that Sabbatismos. Is the original rest. Yun yung seventh day ng Diyos. Hindi 24 hours din. Kasi kala natin noon, nung Adventist tayo, yung seventh day ng Diyos, 24 hours din, tinulad natin sa tao. Pero ang 24 hours, ang seventh day ng Diyos, ay infinite time yan. Kaya nga sabi sa Hebrews chapter 3, hanggang ngayon, ay available pa ang kapahingahan ito. Kaya sabi sa verse 9, no? There it is therefore a Sabbath rest, until the Sabbath rest that remains for the people of God. Pansinin mo, ang sinabi doon Sabbath rest, hindi Sabbath day. Hindi sinabi there remains today a Sabbath day rest. Hindi, wala na sa Israel lang yun eh. Ang function nun is a means to an end para ituro tayo na i-restore ng Diyos ang nawalang peace sa Eden. Amen. Once we are reconciled to God. Yun eh. Kaso, exciting, di ba? Exciting eh. Tapos, hindi, wala nang ano eh, wala kang self-effort. Wala. Kasi lahat si Jesus ang gumawa para sa iyo. Amen. And all we need to do is to have faith in His finished work. Tama ba po? Yes. Amen. Tapos na eh. Kaso ang nangyari, nung tayo'y nandun pa sa kabila, katulad lang tayo ng mga pariseo. Ano nangyari sa pariseo? They focus to the meat. Ginawa nilang end ang Sabat. Kaya hanggang ngayon sa Israel, nakafocus sila sa Sabat, nakalimutan nila kung anong tinuturo nitong rest na ito na binigay sa Israel. Kaya so, Pastor, tanong ko sa inyo. Pastor, tanong ko sa inyo. Now na tinuturo ninyo na, yun nga, we are no longer under the law but under grace. That's how I see it. So, may balak ba kayong pumatay ng tao? Yun nga eh. Kaya na, ibigay mo. May balak ba kayong mga lunya? Of course, hindi na. Kahit nga isipin mo ba, kahit nga palak eh, sa isip pa lang, hindi mo na isipin eh. Papatay may barak ba kayong magnakaw? Wala na. Oh, kasi, bakit? Kasi, itong dinidictate sa atin ng Holy Spirit, hindi ng Ten Commandments. Pagka ikaw ay nag-iisip magnakaw, pumatay o mangalun niya, hindi naman Ten Commandments ang ipapaalala ng Holy Spirit, ipapaalala niya yung pag-ibig mo sa Diyos at sa tao. Pag mahal mo ang Diyos, hindi mo siya lalabagin. Pag mahal mo ang kapwa mo, hindi mo siya nanakawan. Kaya nga, di ba, the golden rules, kung ano gusto mong gawin siya, gawin do sa kapwa mo. Right. Eh, ayok, gusto mo bang nakawan ka? Of course, hindi mo bang nakawan kapwa mo. So, yun yung law of the spirit. Yung law of the spirit, hindi mo na kailangan na Ten Commandments, kailangan basahin mo pa sa nakadikit sa pader mo. Huwag kang magnakaw. Ganun ba? Pagka ganun, you are living in a carnal ka. Ang natatakot ako doon sa nang nag-a-argue ng ganyan. So, ibig sabihin nun, pumasok sila dito sa ating paniniwala, magnanakaw sila. Magangalunya sila.
Oh, ganun diba kasi nangyari sa kanila eh, wala nang kautusan, hindi pwede na ako ang nakaw. Kaya nga sabi ni Pastor Sabawan, yung video na isinerto. Oh, nakita ko ito. Sabi ni Pastor Sabawan, yung kinakausap daw niya Adventist, sabi niya, eh di, wala nang pag-utos, sabi daw sa kanya. Sabi ni Pastor Sabawan, wala na, pero sige, para sa iyo, sundin mo 10 utos kasi sa iyo pala, pag wala nang 10 utos, pwede na mag-nakaw. Baka nakawan mo pa ako. Ha? Sa iyo pala, pag wala nang 10 utos, pwede ko. Sige, sundin mo na lang kaysa naman, wala na yun, magnanakaw ka kagad at papatay na. Ganun ang kaisipan natin. No? Correct. Which is, praise the Lord, wala na tayo sa ganung klaseng mababaw na kaisipan. Sa atin, kahit wala na yung letters of the law, hindi na tayo nabubuhay, hindi na tayo naglilingkod to the letters of the code of the law. Nabubuhay tayo kasi yun ang spirit ng law, the principle. Ang intention ng law, ano ang intention ng law? Love God. Ano pa intention ng law? Love your neighbor. So once na itanong sa puso mo yan, hindi mo na kailangan utusan. Kaya nga sabi doon sa Hebrews eh. At kayo bibigyan ko ng bagong tipan at hindi niya kailangan turuan. Hindi na kayo magtuturo sa inyong mga kapatid na tungkol sa Panginoon. Hindi na. Kasi mayroon ng Holy Spirit na magtuturo at magkukundik sa iyo. Na may Diyos. Na may Diyos. Kaya lang, napansin natin, maraming mga kausap tayong mga Adventist, ganun kagad, di wala na, wala kayong kasamputos, pwede na kayong pumatay, pwede na kayong mangalaw nyo. Tanong ko, paano naman yung function ng Holy Spirit? Walang silbi palang Holy Spirit sa inyo. Walang regeneration. Walang regeneration. So, no need si Christ mamatay sa cross kasi may isang pangutos naman kayo. Anong pinakaiba niya ngayon sa righteousness ng mga pariseo? Eh, sabi ni Jesus, unless your righteousness exceeds that of the Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. Yan yung nagpapatunay na talagang kailangan nyo talaga ng gospel talaga maintindihan nyo. Ganda, no? Ganda. So that's very clear. Okay, so dun sa ating mga nagtatanong, mayroong mga tanong na hindi part of the ano, hindi part of the subject. Ito, basahin natin to kay Brother Romeo. Magandang Brother Romeo. Total, we have 30 minutes more. Sige, 30 minutes. Sabi ni Brother Romeo Ramoran, tama ka, Dr. Ronald, noong bata pa ako, strict talaga ang mga parents namin sa pag-observe ng Sabat. Hindi kami nagluluto dahil sinusunod talaga namin ang mga sulat ni Ellen G. White. Pero ngayon, mga pastors ng SDA, parang kinukontra nila ang propetisya nila. Kasi mga pastors ngayon, nagtuturo na nagluto na during Sabat. Naglalabag pa rin sila sa law. Kasi nga sabi sa kautusan, thou shall not do any work. Oo nga naman. Totoo naman yan. Okay. Kahit ako nasaksihan ko sa loob eh. Yung mga pastor na umalis sa Adventist, ha, Brother Toto, sila mismo, maraming kakilala yan, mga director pa, mga veterano pastor. Yeah. Sa totoo lang, sikreto, nire-reject nila si Illinois. At mga professor sa AUP, sa IAS, mga unbeliever kay Illinois. Biruin mo yan. Yeah. So, hindi nga lang pagtataka kung bakit kinokontra ng mga pastor nyo si Ellen White. Kasi marami kayong pastor na ayaw kay Ellen White. Ako naniniwala ako na just like the worldwide Church of God ni J.W. Armstrong, the Seventh-day Adventist sooner or later will actually, you know, evolve. Kasi yung mga other pastors, the younger pastors na kausap ko, hindi na nila alam yung mga sinasabi natin regards dun sa bawal ganito, bawal ganyan. Kasi iba na yung approach. And that's the reason why mayroong certain confusion within the organization. Kasi mayroong leftist-rightist eh. Di ba? Totoo. And tayo naman, with due respect to the organization, since we do not believe in the 28, a lot of the 28 fundamental beliefs na pinag-aralan natin. So, yun nga, we're just sharing our part na the reason why. And ito, na you're hearing the reason since very biblical. We're explaining it in a way, in the context of the gospel, the good news of salvation, that it goes already beyond. Yun nga, na only the Holy Spirit can actually speak to your heart. Ano ba itong sinasabi nitong dalawang mga diyan pa lang. Diyan pa lang makita na natin na mali talaga yung turo na ating tinanggap. No, biruin mo, anong epekto ng Ten Commandments sa atin? Ang epekto ng Ten Commandments, wala nang silbi ang Holy Spirit. Kasi ang Ten Commandments, pag nawala, wala nang magtuturo ng mabuti at masama sa iyo. Na yun naman ang function ng Holy Spirit. Di ba siya nagkukonvict ng sin?
Oh, yun lang na. Ngayon, speaking of that, speaking of that na yung mga pastor ngayon kumukontra na kay Ellen White, eh, naalala ko yung tanong ng isang concerned viewer natin. Minessage na ako personally, Brother Toto. Kasi meron daw programa ng mga layman na defender ng Adventist sa kabilang programa. Hindi natin banggitin yung pangalan. Yeah. Na nagsasabi na kinokontra ko daw yung ano, kinokontra ko daw yung sarili ko. Okay? So, nakakalungkot isipin. Narinig pa ba ako, Brother Toto? Yung nag-freeze lang po yung inyong video. Pero may voice pa rin na lumalabas. Oo, yan nga. Yun nga kasi may nagsasabi na ano daw, sabi doon sa kabilang programa, hindi natin babanggitin, kinokontra ko daw yung sarili ko daw ang kinontra ko, hindi naman yung mga Adventist. Yung turo ng Adventist. Oo, kasi sabi nila, yung sa Matthew 5:17-19, na kasi may sinabi daw ako, na nung ako'y Adventist pa, ang Matthew 5:17 na the law and the prophets na hindi ma-abolish, hindi mawawala, ay 10 commandments. Oo, ngayon, nagkaroon daw sinasabi ng ating informer, nagkaroon daw sila ng programa, ang pamagat, Ronald versus Obidos. Ronald versus Obidos. Kumbaga, bakit gano'n? Pinagkukontra nila yung sinabi ko na, at saka yung sinasabi ko ngayon. Ang nagsasabi lang daw na 10 commandments ang law and the prophets sa Matthew 5:17. Ako lang daw si Ronald. Kaya nung kinokontra ko daw ang mga Adventist bilang Obidos ngayon na hindi 10 commandments yung Matthew 5:17. Sabi nila kinakalaban mo ay sarili mo nung ikay Adventist pa. Kasi wala namang Adventist yung nagsasabi na 10 commandments ang Matthew 5:17 at 18. Yun ang kanilang sinasabi. Teka, naghangata. No? Video lang po yung wala. Nawala ang video. Yung voice ninyo lumalabas. Okay. Well, okay. I-close nyo siguro yung ibang apps ninyo. Maganda dito eh. Sabi dito, kung mali daw ang SDA, ay kayo ang tama. Ginugulo nyo lang ang 10 utos ng Diyos. Actually, hindi magulo yung 10 utos ng Diyos eh. Yung paggagamit ng 10 utos ng Diyos, ang pagkakamali. Maling so ang 10 utos ng Diyos ay hindi mababago yan. Ituloy mo lang ang bagay. Ngayon, ang nabago yung application kasi yes. Yung 10 commandments sinasabi nga kanina pa ni Pastor Obidos na ang application niyan, it's the covenant that God had with Moses through Moses for Israel. Ngayon, yung 10 utos na yan, dun sa New Covenant, binago na ni God. Kaya nga sabi, there are 2 commandments, greatest commandments. It was still in the Old, pero yung konsepto nun na miss out ng Israel. Ando na yun, naka-embed na yun. Preparatory to the coming of Jesus Christ. Ngayon, that was the problem with the Jews kasi they remained within the Old Covenant when Jesus was there already. Nandun na si Jesus Christ, sabi niya, I fulfilled that for you. Now enter into my rest. And my yoke is easy, sabi niya, my burden is light. So siya na yung tinuturo niya. And the law was supposed to point us to Christ. Now here's the mistake. And correct me if I'm wrong, maybe if you have something to share, tell me. When Jesus was already identified as the Messiah, na fulfill niya lahat, the law has already fulfilled its purpose. Ang problema sa interpretation ng SDA is, we are teaching before, when we were former Adventists, that Jesus points you back to Moses to keep it. So that's conflicting because Jesus, ang purpose ng law was to point to Christ as our Savior. Hindi kasi natin kayang i-keep yung law eh. Ngayon, eto ngayon yung great controversy point of view, yung world view. Tinuturo sa Adventist na kaya ng Adventist ma-perfect yung Ten Commandments. And si Jesus Christ tumutulong lang sa atin. He did his part, tapos bahala kayo, humingi lang kayo ng tulong, ma-perfect yung Ten Commandments. But that's really not aligned with what Jesus wants. Jesus wants total dependency on Him. Kaya nga ang justification is by faith, hindi by work. Amen. Yung good works is only a product. It is not the source of your justification.
ang source ng justification natin is the finished work of Jesus Christ. Amen. Tinapos niya ang lahat. And that's why, my yoke is easy and my burden is light. Hindi na kayo mahihirapan na nagtitingin kayo sa oras. Dinasabi niyo, bawal ba magluto o hindi? Pagluluto ba to o hindi? Pwede ba mag-init o hindi? Pwede ba matulog o hindi? Hindi na ganun. Now, we're not saying here na you can't, na bawal i-keep. Hindi. You can go ahead if you want. Nobody will stop you. But do not require people to keep the Sabbath to actually make them sinless. Yung requirement ang ano eh, ang mali eh. Pag ni-require mo yun for salvation, that's it, pansit. Talagang hindi ano siya, hindi siya in aligned with the grace of God. You're now pointing back to Moses. Yun. The Seventh-day Adventist today, and you enjoy keeping the Sabbath, fine. I would say enjoy your Sabbath, and if you greet me happy Sabbath, sige, happy Sabbath. Mm-hmm. But put it into context. You are not looking at me as a Sunday keeper, and I'm not a Sunday keeper only. I'm the You're looking at me as going to have the mark of the beast. I'm not going to have a mark of the beast. Why? Because I'm not in the mindset of the great controversy. Kayo lang yun. You are in the great controversy. Pag-usapan but, natin next time yan. Yung team ng controversy. Kasi yan ang originate yung mga maling turo ng Adventist, yung false... Dito, sabi, wala tayong spirit of prophecy. Sino ba yung spirit of prophecy? Si Ellen G. White ba o ang Holy Spirit? Holy Spirit yan. Amen. Kung si Ellen G. White ang spirit of prophecy, tapos na ang Acts of the Apostles. Yun ba, may sinabi si Ellen White na sa panahon natin ngayon, ang sulat ko ang spirit of prophecy. Biruin mo. Samantalang spirit of prophecy... is the Holy Spirit na agawan niya. Imagine yun, nag-wait pa sila ng 1,000 plus years just to give the spirit of prophecy. Eh, nung time ng Book of Acts, ang Holy Spirit na ang kumikilos. So the Holy Spirit who gave us the gift of prophecy is the spirit of prophecy. That's the Holy Spirit. Very clear yan po. Kahit na yung Adventist theologians will actually we'll agree with that. Right. Amen. Yes. Tutunin ko lang, Brother Toto, itong ating binabanggit. Sige po. Go ahead. Sinasabi doon sa kabilang programa na kinukontra ko daw sarili ko, kaya ang title ng programa na Ronald versus Ovidos. No? Kasi sabi ko daw na mali hindi Ten Commandments yung Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Na sinasabi niya na hindi lilipas, hindi ko sisirain ang kautusan, kundi tutuparin. No? Sabi ko kasi, hindi sampung utos yan. Sabi naman nila, eh, ako lang naman daw, Brother Toto, ang nagsasabi na sampung utos yan. Hindi daw yan ang official doctrine at teaching sa mga Adventist. Kaya sinasabi na lang, yung sinasabi ko ngayon bilang Ovidos na hindi na Adventist, ang kinukontra ko daw yung Ronald na Adventist man noon. So, Ronald versus Ovidos. Ngayon, very sabi nga, kanging ganong style. Pero dito natin makikita, mga kaibigan, ito masasabi ko, no? Dito natin makikita na kailangan nila ng maraming panalangin. At kailangan pa nila ng kahabagan sila ng Panginoon. Kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa kanyang huling salita sa cross. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sabi nga ng isang kausap ko na pastor, dati ng Adventist. Pero sa napanood niya yung programa nila, sabi, tawa lang sila ng tawa. So, yung espiritu ng pagsisik talaga ng truth, na wala, they are after argument. Ngayon, ang masasabi ko dyan, ito, i-refute natin yan. Hindi ko kinokontra ang sarili ko na ako lang ang may paniwala nung ako'y Adventist na ang Ten Commandments ang tinuturo ni Jesus sa Matthew 5 na hindi niya sisirain, kundi tutuparin. Yung pinalalabas nila eh. Kinokontra ko raw yung sarili ko kasi ako lang naman nagsasabi. Pero ito po, ayun ang pinakita ko, Brother Toto. At hindi daw yan ang official teachings nila. Pero kita nyo ha, dito sa ating unang quote, mga kaibigan, listen to this. At ito ay ipa-upload ko rin later on sa ating itong week na ito. Hindi po totoo ang kanilang sinasabi na pinapangalat. Nang kinontra ko sarili ko na ako lang daw ang nagtuturo na ang Matthew 5:17 to 20, 18 commandments. Ang tanong ko ito,
Eh, sabi nila, wala namang kamagganyan turo. Eh, paano yan? Eh, dito yan, no, sa inyong harapan. Ito ay Seventh-day Adventist Fundamental Beliefs number 19. The Law of God. Yan, no, naka-highlight na, mga kaibigan. Diyan pa lang, sa fundamental belief ng Adventist, no, mapapansin nyo, hinalight ko yung word na Ten Commandments at saka yung Matthew 5:17-20 as reference. Kasi ang sabi dyan, the great principle of God's law are embodied in the Ten Commandments as exemplified in the life of Christ. Tapos, sinuportan nila ng Bible verse na Ten Commandments ang God's law na in-example sa life ni Christ. At napansin nyo, naka-headed sa baba, Matthew 5:17-20. O paano ba yan? Eh, sino ngayon ang kumukontra sa kanilang sarili? Hindi po ako kumukontra. In fact, yan ang aking natutunan nung ako'y Adventist. Kasi, siguro naman, hindi naman sa pagmamalaki, Brother Toto, mas malawak po ang aking pag-aaral nun at mas malalim. Mas marami akong, masasabi ko, na hindi ko nang pinagmamalaki, hindi paghubot ng bangko, na mas marami akong aklat na nabasa sa kanila. In fact, kaya nga ako pumupunta ng Amerika para bumili lang ng libro doon na wala dito. Binibili ko yan galing sa mga scholars na sa Amerika pa ako sa ABC Center nila. Sa Amerika bumibili ako para basahin ko. Kaya hindi po pwede na magsalita ako noon na hindi walang basihan. Yun ang point ko, Brother Toto. Kaya pag sinabi ko na yung Matthew 5:17 na kautusan na hindi isisirain ni Kristo, ay Ten Commandments, hindi po ako nagkamali. Kasi mismo sa nasa fundamental belief niya eh. Ito pa. Yeah, malinaw naman eh, yan, yung nakasulat. Oh. So, non-existent talaga at walang katotohan yung Ronald versus Oviedo's. Ha? Kundi ito po ay magkatugma. Ito pa. Si Ellen White mismo, Brother Toto, nagsabi. Ha? Doon sa kanya book na From Eternity Past, page 255, paragraph 3, sulat ni Ellen G. White. Propeta nila si Ellen G. White, ha? But concerning the law of Ten Commandments, the psalmist declared, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Psalms 119:9. And Christ himself says, think not that I am come to destroy the law. In short, kinot ni Christ to support na ang Ten Commandments ay forever settled in heaven. Matthew 5:17-18. Okay? No. So, here he teaches that the claims of God's law should hold as long as the heavens and earth. So, pinapareho nila yung termino yung God's law sa Ten Commandments. Yun ang binabanggit sa Matthew 5:17-18. So, may katotohanan ba yung sinasabi ng kabila na kinukunta ko lang dahil sarili ko nasabihin na Ten Commandments sa tinutukoy ng Matthew 5:7. Hindi. Sumasang-ayon ako kay Ellen G. White noon. So, lumalabas ba dito to? Ang kumukontra sila. Yung mga layman ng mga Adventist debater. Hindi Ronald versus Obitos, kundi yung mga SDA layman ng mga versus Ellen G. White. Versus Ellen G. White. Oh, ito pa. Ngayon, okay. Kung gusto nyo makahingi nitong kopya nito, mga viewers, ay i-message nyo lang ako sa Messenger. Ipapadalo ko to para mabasa nyo. Kasi ito yung sinuri ko doon sa LNG White Apps, lahat ng 10 Commandments, Matthew 5, itong resulta. Pero hindi ko mapasahin lahat lang dito. 17 lahat to, pero yung pumili lang ako na importante. Okay? Sabi dito, sa both sides on the Sabbath and the law, page 107, paragraph 2, ang sumulat naman si Uriah Smith. Hindi to SDA layman lang, kagaya ng mga layman ngayon na bara-bara. Si Uriah Smith, ginagalang ng mga Seventh-day Adventist. No? Ano sabi ni Uriah Smith? Christ sets up the moral law, the Ten Commandments, as the great standard. He had not come to relax, abrogate, or annul it, and not a jot or tittle or it was to pass, as long at least as the heavens and earth should stand. Matthew 5:17-18. Ayon kay Uriah Smith, anin daw yung kahit isang tugdok o kundit na hindi lilipas sa Matthew 5:17-18, which is moral law, the Ten Commandments. Ako walang ba nagsabi niyan, mga kaibigan? Hindi ko. Kasi ako nung ako'y Adventist, sinisigurado ko, kaya nga ako hinahangaan yung debate. Kasi bawat sabihin ko may referensya.
Ngayon, yung mga layman na barabara, nagsasalita, para siraan lang ako. Sinasabi, pinagkukunta ko sarili. Ako lang daw ang naniniwala na ang Ten Commandments ang binabanggit sa Matthew 5:17 na kahit isang tuldok ay hindi mawawala. E ngayon, ang katotohanan lumabas, Brother Toto, na sila pala ang kumukontra sa kanilang mga scholars, mga teachers at propeta. Correct. So, nakakalungkot eh, di ba? No, pero ang point dito, na-vindicate ko yung kasinungalingan na sinasabi nila na ako na, lang naman lang yung sasabi. Okay. Ibig sabihin niya, hindi sila wide reader, Brother Toto. Hindi sila wide reader. Kaya nga, hindi naman pagmamalaki. Sabi ko nga, nung ako'y Adventist, siniseryoso ko ang pagkabisado sa doctrine ng Adventist. Umuorder ako pumunta ang Amerika just to buy books from their scholars. Dadalhin ko sa Pilipinas, isishare ko. In fact, lahat ng mga podcast ko ng Adventist ako, galing sa mga sources na yan. Tapos sasabihin nyo, ako lang may ganun isa. Eh, paano yan? Yung mga Uriah Smith, Ellen John, eto pa, Brother Toto. Eto naman, galing to sa The Perpetuity of the Seventh-Day Sabbath, page 55, paragraph 4. Eto naman si J.H. Wagner, tatay ni E.J. Wagner. Sabi dito, I shall proceed upon the scripture as near as practicable. Matthew 5. Our Savior here enforces in every case the moral principle of these Ten Commandments and show their perpetuity. Some claim that because he used different words, therefore there are two different laws, but the law here enforce the rest of existing obligation as they see in verse 17, 18, hanggang 19. Ano sabi ni J.H. Wagner na tagapagturo ninyo na contemporary ni Ellen White? Yung Ten Commandments ang Matthew chapter 5, 17, 18, 19. Ako lang ba nagtuturo niyan? Eh, lalo namang nalantad na yung ating ibang mga layman, hindi naman lahat, na ibang mga layman na nagmamagaling, nagmamarunong, eh, talaga hindi pala basa. At totoo naman kasi nakasama ko dati yung mga yun. Hindi talaga sila pala basa. Ito, next, ito naman, Advent Review and Sabbath Herald. Wala nga silang labas ng mga reference to prove na hindi Ten Commandments ang Matthew 5:17. Advent Review and Sabbath Herald, Volume 26, October 3, 1865, page 142, paragraph 12. Documented po ito, ha? Kasi hindi ako yung bibitaw ng salita, hindi documented. But says one, the Ten Commandments are done away. Sabi ng iba, Ten Commandments are done away. To this, our blessed Lord replies, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. Anong referensya? Matthew 5:17-18. Ano daw yan? Ten Commandments. Pinatutunayan daw ang Ten Commandments, hindi lugar. Anong ginamit? Matthew 5:17. Ako ba yan? Hindi. Hindi ako yan. Yan yung mga leaders at tagapagturo ng mga nagpapanggap na defender ng Adventist. SDA teacher. Ito pa, Advent Review and Sabbath Herald, Volume 20, June 3, 1862, page 2, paragraph 2. Because he denies that Christ and the apostles preach the perpetuity of God's law or Ten Commandments, whereas Christ and the apostles did preach as part of the whole counsel of God the perpetuity of his law, that it was not abolished, that one little tittle thereof should not fail, that whoever offended the one point shall guilty of all, etc. Anong verse? Matthew 5:17. Ano daw yan? Ten Commandments. Ten Commandments. Hindi si Ronald yan ang kinokonta nyo. Hindi si Ronald kinokonta nyo. Ang kinokonta nyo yung mga liburo ninyo. Oh. Diba? Parang anong klase, diba? Ito pa. Advent Review, Sabbath Herald. Ha? Volume 17, April 30, 1861, page 191, paragraph 5. Meron kasi akong Ellen G. White apps eh. Lahat ng sulat ng Pioneers, Ellen G. White, nandun. Kaya next time, mag-iingat ko kayo mga layman. Nahahamunin nyo ako, i-challenge. I-fact check muna. Fact-check muna kayo. Fact-check muna kasi sa sobrang taas na ng inyong depart, nakakalimutan nyo yung inyong position. Dapat maging humble pa kayo. Teka. I-comment lang ako, Pastor. Sige, go ahead. Kasi po, pagka nagpaliwanag ang Adventist layman, most of the people naman nakikinig, mga Adventist din. And that's what I call yung echo chamber. Sinasabi nila yung alam na ng mga tao, so amen na lang ng amen. Ngayon, ang steering the path nga is kayo, the challenge that you gave is, I found something new. I came from there, and after years, suddenly, God has opened my eyes and said, what about this that I have written?
So, from the lesser light, ito, gagamitin ko si Ellen G. White, to the greater light. So, why now be penalized for going to the greater light when ang basis nila is the lesser light? Now, even Ellen G. White herself know and have said na kung yung sulat ko ay hindi kayo itinuturo kay Kristo, baliwalain niyo ako, di ba? I mean, I think I still remember that teaching. So, hindi naman tayo against people. We're against the doctrine that's being propagated. And, of course, just to comment sa isang ano, comment, just to reply to one of the comments here, sabi niya, yung mga pastor daw ay nagtatrabaho pag Saturday kasi katungkulan nila yon. Ang sagot ko naman doon, ganun din yung sinasakyan na jeepney driver, na taxi driver papunta sa church, ganun din yung mga ano, piloto, police, firemen, doctor, nurses, ganun din kasi nga that's their duty for the day. So they are actually not resting for our sake, for our security. Yung himpapawid natin, may mga lumilipad na security dyan. Merong nag-check ng mga airport kasi may mga international flights. Ngayon, kung magtutulad tayo sa Israel, eh mismong Israel na nga, hindi ba, na strict sila sa Sabbath. Meron pa rin nagtatrabaho. Alam niyo po kung sino pinagtatrabaho sa Israel? Mga hintil. Sa hotel. Mga hintil, hindi nila pinagtatrabaho kaso yung... Kaso sabi ng ibang Sabadista, binigay din daw ang Sabbath sa mga hintil eh. Hindi, ibig ko sabihin, ang Israel mismo na stricto sila sa Sabbath, alam nila yung kautusan, hindi nila sinasali yung hintil kasi meron ding mga Gentiles na nagseserve sa hotel. Kasi yung hotel guest eh, kailangan din asikasuhin. Although yung elevator, floor by floor. Pagpindot ang elevator, bawal sila pag Sabbath. Hindi ka pwede magpindot, floor by floor, up and down. Mag-antay sila ng hintil para pindutin yun. So yung sinasabi ko kanina na tayo ay mga priests, I don't mind, yun nga, Adventists, continue your Sabbath keeping. As long as you don't require other people, yes, that is a test of fellowship, number one. Number two, that you are telling people that if you don't keep the Sabbath, God will not accept you in heaven and you have the mark of the beast. So yun po ang dapat pag-ingatan natin kasi go out of your comfort zone and start to check what you believe. Is this real or is this something that I have been, you know, going around paikot-ikot lang, and I only hear the side of what is internal. I never heard the side of external. So ngayon, you're hearing from people who came from inside, who went out. Yung! Kami kampo ni Satanas. At saka syempre, may nasabi na si Ellen G. White na yung mga lalabas daw sa huling araw. So mula nung 1844, 45 hanggang 50, yung little flock nga, nasabi na yan nila na sila lang ang maliligtas, yung mga taong nag-abandon kay Miller, yung Millerites, hindi naligtas kasi that's called the shut door doctrine. And then napakita, nabigyan ulit ng vision si Mrs. White, inopen daw yung door. Kasi, long story short, ang sagot po doon is, yun nga, be considerate for those who serve you during a Sabbath. Kasi kaya we are... warningan din natin yung yun nga mga layman na nag-attempt na i-refute yung dati kong alam, mag-ingat po kayo kasi ako po kompleto sa mga referensya. Well, anyway, may mga comments. Tapos ito, sayin ko lang ulit, tapusin ko lang, Brother Toto. Sige pa. Advent Review and Sabbath Herald, Volume 17, April 30, 1861, Page 191, Paragraph 5. The law is spoken by God and engraved on tables of stone, received by Moses and by him, placed in the ark, is the law of which Christ speak in Matthew 5:17. So 18, ano daw yun? And the Ten Commandments yung engraved in the table stone. Sabi ba ni Ronald yan nung Adventist? Hindi. Si Ronald nung Adventist, palabasa lang. At si Ronald nung Adventist, maraming libro ng Adventist kaysa dun sa iba na kinokorek ako, na hindi nila alam ang kanilang ginagawa, na sila pa lang ngayon ang kumukontra doon sa kanilang mga libro. O, paano ngayon yan? Ito, actually, ito na po yung last, no? Sige po. Ito yung pinakamabigat, eh. Ulitin ko lang. The law is spoken by God, engraved on tablet of stone. Walang iba kundi tayong tumangin siya. Na tinanggap ni Moses, received by Moses, and placed in the ark, is the law of which Christ speaks. Tinungkoy talaga.
Yun yung law na sinasabi ni Kristo sa Matthew 5:17 to 18. Ano yun? Yung engraven onto stone. Oh, and the Ten Commandments, ang paniwala talaga ng Adventist at maging si Ellen White, yung tinatawag na kautusan sa Matthew 5:17. Eh, ba't ngayon yung mga layman ng Adventist? Eh, para bang kung ba, sa unang pagiging kala mo, tama ang sinasabi, pinagkukontra, gumawa pa ng caricature, Ronald versus Oviedo. Kasi William Vicente, yan ang aking V, ang talagang middle initial ko, dinagdagan ng S kaya naging versus. So, that is a caricature. Pero, sabi nga ng mga matatalino nating audience, Brother Toto, hindi sila na-entertain sa ganun kasi may samang pansulto. Pero, ang point natin dito, we are after the truth. We are after the truth. Na, ngayon, yeah, na-vindicate natin ang ating sarili. Very clear. Hindi si Pastor Rubidos. Hindi ako ang kumukontra sa sarili ko. Dahil sumasangayon sa mga libro ni Ellen White at ng mga theologians, no? Eh, no, bibigyan ko kayo ng copy para ipapita niyo doon sa kabila para ma-realize na, ay, nga, ano, kami pala ang kumukontra kay Ellen White, hindi pala si Rubidos. At saka we gain nothing by lying. Why will we lie? Hindi ba? Bakit tayo mag-lie? We have nothing to gain out of this. Ang positive natin dito na paalala sa mga SDA defenders at debaters, maging warning ito ng ingat kayo next time. Ganun na lang. Maraming nagkamali sila. We forgive them, Brother Toto. Yeah, okay. Pero, we love them. Mag-ingat na lang kayo next time na basta kayong magbibitaw sa akin na parang napakamangko ng Adventist ako na kagaya ng iba na hindi pala basa. Yeah. Mag-ingat po kayo, ha? Meron po akong SDA commentary kompleto nasa Logos na apps. Any books, kahit yung inyong 1919 Bible Conference documents, meron ako niyang pati writing siya. Ngayon, Brother Toto, gusto kong basahin yung comment ng pastor. Yung kaibigan ko, pastor ng Adventist to si Pastor Bart Barrientos. Good evening, Pastor Bart. Salamat at bumisita ka sa ating programa. Sabi ni Pastor Bart Barrientos, yes, tama na tip para sa mga layman. SDA has her own official understanding. Don't negate an official explanation and understanding. So, salamat at yes, Brother Pastor Bart. Tama. Kaso, yung mga layman nyo, ang lagi narinig ng mga tao katulad ng programa sa kabila. Na sila kung magsalita, parang silang authority dahil siguro marami na silang viewer kaya medyo lumaki ang ulo. Hindi na sila natutong magpakumbaba. Ginawa nila ako ng karikatsyon na kinukunta ko yung sarili ko. Siguro, Pastor Bart, hindi ko na siyempre, hindi na sila makikinig sa amin ni Brother Toto. Pastor Bart, ito na lang ang suggestion namin sa iyo. Ikaw, total pastor ka ng Seventh-day Adventist, ordained pastor ka dyan. At may pangalan ka naman sa Adventist, kilala ka nila. Ba't hindi kaya ikaw na mismo magsabi dito sa mga layman na nagtuturo ngayon sa social media, sa TV, sa YouTube, na maturo kasi ilang beses na kayong napapahiya. Sila ang imbis na sila ang magtanggol sa Seventh-day Adventist, nasisira ang image ng Seventh-day Adventist dahil sa mga SDA, layman ninyo, yung mga debaters ninyo. Mas magagaling pa sila sa mga inyo, sa sinasabi nila. Para sinasabi na mas magagaling pala sa inyo, mas tama sila kaysa sa mga references nyo. I respect you, Pastor Bart, kasi ikaw, nag-aral ka ng theology, nagtapos ka. So, at salamat, naintindihan mo yung sinasabi namin. At ikaw nakuha mo na hindi lang ako ang nagsasabi na pag sinabi ni Jesus na kahit isang tuldok kundit, hindi mo ang nakautosan, ay 10 commandments. Ikaw mismo, nakita mo, di ba? Sabi mo, tama na. Hindi naman yung official understanding ng mga layman. O di, salamat. In public, ikaw mismo na pastor ng Seventh-day Adventist, nirebuke mo yung kabilang programa. Yes. Nirebuke mo. Yeah? Nirebuke na an official explanation. So wala talagang karapatan yung mga layman na yon at sino mang layman debater na magbatikos sa akin kasi nga hindi official ang sinasabi nila. Yun ang point ng brother. Hindi official. Oh. Official. Very clear, official itong pag-explain ninyo. This has come from the source. From itself, the source. Seventh-day Adventist. Kaya nga nagpapasalamat tayo, Pastor Bart. Kasi I mean, siya, learning experience lahat itong sa atin. Kasi nga, we don't want to be ignorant in the 21st century. Ang ignorant daw or illiterate of the 21st century are people who do not know how to learn, unlearn, and relearn. Exactly. So learn means nakatuto ka. Unlearn means may mga mali kang natutunan kasi may mga bagong lumalabas, lalo na dapat sa mga historical, mga researches, yung original languages, nagkakaroon tayo ng mas malawak na pag-iintindi na napakalayo na
compared dun sa 1844. So ibig sabihin nun, hindi pwedeng mag-stagnate ang Seventh-day Adventist Church. Kailangan mag ano evolve into a evolve. Better church, di ba? Yes. Kasi we have sabi nga new and living way. So kung new and living way, di ba ang living way may growth, may changes, di ba? So ako I long to see the Seventh-day Adventist Church correct itself and integrate into yun nga the invisible church of God, which is Christ himself, di ba? Maging kaya united nga, tayong lahat. Oh. Pastor Bart, kaya nga hinahamon ako ng mga layman ninyo na huwag sa debate. Sabi ko, mas masarap pa matulog kaysa magkapag-debate sa kanila. Kasi alam ko, ganyan na talaga labasan. Waste of time kasi sigurado ko na ang mga sasabihin nila is unofficial, puro palusot. Yes. Now, hindi naman sa pagmamalaki, ako hindi ko ugali maghamon ng debate. Kung mayroon man maghamon sa akin, halimbawa, pastor, halimbawa, si brother, pastor, brother, maghamon ng friendly debate sa akin, ay okay lang sa akin kasi I respect you. Tsaka I respect yung pinag-aralan nyo, tinapos na sa Adventist University. Nirespeto ko kasi mayroong basihan yan yung mga explanation. Kaya lang itong mga layman nyo, siguro it's time na wake up call para sa inyong mga pastor, medyo maglagay kayo ng restrictions. Hold the line. Hold the line. Na isang voice lang. Wag yung iba-ibang interpretation. Yes, oo. Kaya nangyayari, Pastor Bart, kinokontra kayo ng mga layman nyo. At sila ang lagi narinig ng mga church members. Kaya ang lumalabas, mas kapanipaniwala itong mga layman kaysa sa inyong mga pastor. Nice day. Right. Kaya nung ako yung Adventist pa dyan, lagi ako nakakarinig, Pastor, Brother Roland, mas magaling ka pa sa mga pastor eh. Siyempre, nahihiya naman ako, lalo pag may pastor nakakarinig. Mas may pinag-aralan ng theology itong mga pastor kaysa layman eh. Pero ngayon, lumalabas, parang bidang layman kasi napakalakas ang loob magsalita kahit unang batayan. Yung pala, puro invento lang sinasabi. At sino ngayon napapahiya? Di kasama kayong mga pastor napapahiya. Kasi nagkakalat yung mga layman, pati kayo nadadamay. So, lagyan nyo ng resistance. Gawin yung patakaran na kahit dito sa local sa Pilipinas. Kasi maraming layman dito na nagwawala na. Yeah. Pastor, can I comment on two comments in the one kay Sister Rachel at kay Sheridan? So, we don't yung sampung utos, sinasabi niya na ang issue lang talaga is the fourth commandment, yung Sabado. Why is it becoming an issue? Kasi nga yun yung pinupush. Ito bang si Rachel, brother? Yeah, si Rachel. Yan. So, just to answer as a layman, ang issue kasi is it's becoming a requirement for righteousness. Na pag hindi ka nag-keep ng Sabbath, you fall short, you won't be saved. Very clear. So sa akin, sabi ko nga kanina, as I explained, Christ is our Sabbath. So even people who worship on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, ako 7 days. So hindi ako magkakamali kasi nga I enter into God's rest. And every day for me, kaya nga hindi na ako na-stress eh. Dati tumataas ang blood pressure ko. So when I entered into God's rest, na-realize ko na everything that I have belongs to God. Everything that I do must honor God. Everything that I think, say, and do. So, I have entered into my Lord's, yun nga, sabatismos. Yung eternal rest na yun, yun yung gustong ibalik ni God, yung original na seventh day, which is actually the first day for man. So, ako ngayon, hindi na ako nagle-labor to reconcile myself with God kasi God has reconciled himself. Amen. So, I entered into God's rest very clearly, malinaw, na I am already a saved person in the context of justified on a legal basis because of the atonement and Christ blotting out my sins at Calvary. Yung regeneration, yan po yung Holy Spirit ngayon na nagsasalita. I'm speaking to you directly. That let the Holy Spirit also regenerate your heart and make it clear na tama ba itong sinasabi ni Brother Toto or niloloko niya lang kami? Yes. So, mag one-to-one kayo ni God. Sabi mo, Lord, sabi kasi ganito, pero sabi ni Brother Toto ganito. Tignan ko po kaya ang Bible. Ano ba talaga yung Shabbat na sinasabi sa Genesis chapter 2? Ito ba yung ikapito ngayon? O yung sinasabi niyo na original Sabbath na
binalik nyo kay Christ, and pagdating ni Christ ulit, yan na yung situation natin. Wala tayong labor. No more tears, no more death. Yes. Kasi restored na yung original plan ni God. Hindi tayo kailangan magtrabaho to be provided kasi God provides everything. Total dependency. Ngayon, second, sabi dito sa kay the searcher, ano nyo po yung the searcher? Ah, ito lang yung dalawang sasagot. The searcher, ha? Wow. Sherry, the searcher, naghahanap siya. So I thank God that you have titled your profile, the searcher, naghahanap ka pa. So Obidos at Paulino, kayo'y pumasok sa SDA at tinanggap kayo, pero ano? Nang hindi kayo napagbigyan ang gusto. Hindi, ayan, okay. Ako po yung inanyayahan. Hindi po ako nagpumilit na pumasok sa SDA. Hindi ako nagmakaawa. Bible studyhan ako, nag-attend ako ng crusade, tapos maraming mga pumunta sa bahay at saka mga pastor na nakausap ko, yung missis ko ngayon, dating Seventh-day Adventist din. So siya yung instrumental for my spiritual journey. So when I was converted, I was really converted kasi nga I gave all. Kaso yun nga, hindi ako nag-alboroto. Along the way, as I struggled with the questions that you also have as you searched, God revealed to me things that I needed to understand. And when I realized that yun nga, I was not in accordance to biblical studies but more of the writings of our prophetess, then I had to go to the Bible. Magsipag po tayo magbasa ng Bible. Wag lang po yung narinig ko kay pastor. At saka yun nga, yung marami po, and let's be frank about it, ang pagka-7-day Adventist ay kapito lang. Hindi nagbabasa ng Bible, walang devotional, at saka devotional, iikot lang, echo chamber, yun din lang yun. Nung panahon namin, ewan ko lang sa panahon nyo ngayon, pero Sabat at pagkain, yun lang yun ang pinag-uusapan. Bakit ba ganun? Tapos paikot-ikot. Ngayon, nung sinimula ng Diyos ang journey ko to read the Word of God, nagpadala siya ng maraming teachers, at kasali na doon si Pastor Obidos, nagtugma ngayon yung aming na-discover as former Adventist na yan din ang tanong ko noon eh. And nasagot. And today, I hope and pray, you're a searcher, pagbigyan mo ang Holy Spirit to speak to you. Diba? Tsaka ano, Brother Toto, I love you. Dito. We love you. Yes. Napansin ko lang sa comment niya, typical Seventh-day Adventist talaga na sabi, na pumasok sa Adventist talaga, pero nung hindi daw napagbigyan tayo sa gusto natin, tsaka tayo nag-auto. Ang tanong, Brother Sheridan, may isusumpa mo ba sa harap ng Bible ang kamay mo at sabihin na totoo yung sinasabi mo? Ha? Kasi una-una, hindi ka namin kilala, hindi mo kami kinala. Hindi niya kilala. Oh, saan mo nag-galing yan? So, gawa-gawa mo lang. Alboroto. Nagsasabat ka nga, nilalabag mo naman yung ikasyam na utos, no? Huwag kang magbibintang. So nagbibintang ka. Hindi ko na nga sa website yung aking dahilan ng pag-alis sa Adventist, tapos hindi na pagbigyan. So ito pangalawa point natin. Sige, Adventist na katulad niya na nagpapalagay lang, nag-iimbento na hindi lang napagbigyan yung gusto natin kaya tayo umalis, nagtampo kumbaga. Eh ang totoo niya, nagre-reflect diyan ay hindi ugali namin 'yan. Nagre-reflect diyan yung nagsasalita niyan. Baka hindi kami, kundi nakikita mo yung sarili sa ganyang kalagayan, Brother Sheridan. Oh, yes. Ganun ba kababaw ang Adventist na hindi lang mapagbigyan ang gusto o tatampo? Baka ikaw ang ganyan, Brother Sheridan. Pangalawa, isa ibig sabihin pala sa inyo, pag napagbigyan ng gusto, mananatiling Adventist. So, nasa ng pananampalatayo kay Christ? O paano? Kung yung gusto niya ay position lang, hindi yung talagang spiritual. O di mananatili siyang Adventist. No wonder bakit maraming Adventist leaders ang corrupt. Kasi napagbibigyan yung gusto nila. Kaya nakaka-corrupt sila na maraming pera sa inyo. O. So, mayroong negative connotation yung ganyang mga statement. So, kapatid, mag-ingat po tayo. Merong tanong sa inyo dito, Brother Toto, si ano? Anong tanong niya? Si may comment dito sa inyo si Brother Romeo Ramoran. Sabi niya, tama ka, Brother Toto, yan din ang observation ko, na kahit mali yung mga preaching ng pastor nila sa social media, ang karamihan ng mga comments sa mga members ay amen, amen, parang mga bulag na hindi nakakita.
ng liwanag. Kasi yung napansin ko po dun sa nag-amen, amen lang, kasi nga, unang-una sa lahat, hindi naman po sa pagmamaliit, may limited talaga yung scope of understanding. Unang-una sa lahat, ang sulat ni Ellen G., mostly English, pag pumunta kayo, tinatranslate pa sa Tagalog. Yung devotional, for example, pag binasa ko sa Tagalog, okay. Pero pag binasa mo sa English, iba yung... Iba na. Iba. Diwa. So, we need to... Yung hinahanap ko po na sana magkaroon is yung critical thinking. Bakit ko ba ginagawa ito? Pag sinabi bang faith, ano ba yung faith? Pag sinabi bang justification, ano ba yung justification? Pag sinabing sanctification, ano ba yun? So, iba-iba ang definition kasi ng Seventh-day Adventist. And nakikita ko nga yung young people, marami silang frustrations kasi nga parang walang paliwanag na nagtutugma. And I like the pastors right now, yung young pastors, na talagang they're really attempting to put Christ, maging Christ-centered. Tama, tama. Instead of yung mga dati. And I thank the Lord that God is working inside the church. Amen. Tapos may tanong dito si Brother Henrik Porto. May tanong ako, Pastor, about sa pagkain ng karumadumal. Eh, ma-apply ba sa atin panahong Kristiyano? Well, siyempre. May comment ako dyan, pero sige, unahan niyo, Pastor. Kasi, pero ikaw, susunod ka. Para sa akin, of course, wala na yan. Kasi yan ay part ng Old Covenant. Old Covenant. Kaya nagbawal yan ng Diyos noon sa Israel, sa Leviticus 11, sa Deuteronomy 14. Hindi sa health issue. Kasi ang alam natin dati, kaya pinagbawal ang bawal kasi health issue. Hindi po health yan issue. Ang dahilan. Pag binasa niyo ang Leviticus 11, 26 hanggang 44, ceremonial. Hindi health issue. Ceremonial, ritual. Kaya nga sabi noon, pag nahahawa ka ng baboy o marumi, magiging marumi ka at kailangan kayo dumaan sa isang ceremony, yung karumihan mo mawawala. Yeah. Ang karamihan mo maghapon. So, hindi siya issue ceremonial. So, sa mga nabasa sa Bible, itong tanong din natin sa mga Adventists. Ito talaga, may mga pastor tayo nakikinig. Saan niya basa sa Bible na health issue? Kay Ellen White din lang nabasa yan. Na si Ellen White mismo kumakain ng oyster, palihim. Ang oyster, kasama sa karamihan. Tapos siya kumakain. Oh. So, ibig sabihin, may problema po sa theology ng Adventist regarding this. So, hindi na po yung problema. So, hindi na problema yan kasi ceremonial. So, ceremonial, sabi nyo ng mga Adventists, kanya rin nagsasabi, ceremonial, lumipas na. Kasi hindi naman kasama sa Ten Commandments, huwag kang kakain ng baboy. Eh. Sabi nyo, dalawa utos, moral, Ten Commandments, ceremonial. Sabi nyo, lalo ka ng baboy, ceremonial. Sabi nyo, ang ceremonial, lumipas, ang moral, Ten Commandments, hindi. O, di lumipas na yan. Kayo mismo ang makakasagot sa tanong niyo. Yung Brother Toto, go ahead. Ano naman ang sa'yo? Ako naman, I work with a company na naging charge ako sa kosher and halal. So yung kosher, wow. Interesting kasi this is Jewish. Eh. So based on my experience, yun nga. Alam niyo, madampian lang, hindi na siya pwede i-kosher kung merong non-kosher na material. So if you're an Adventist eating in restaurants, you know for a fact na yung kalan na yun, pinaglutuan ng lahat. Karumal-dumal at hindi. So, umorder ka ng chicken or umorder ka ng beef or kahit vegetables yan, that is defiled according to the law. I mean, comment, Pastor, tama ba? Defiled, di ba? Yes. Okay, now, ito yung isang issue na nag-open ng eyes ko. Si Peter kasi, binigyan siya ng dream. And then he entered the house of Cornelius. Actually, pag-enter niya pa lang sa house ni Cornelius, according to law, defiled na siya. Now, irregardless of kumain man siya ng chicken or beef, tama. Wala. Because the Gentile is defiled. Tama. Diba? And then, okay, here's one experience. Isang pastor and a rabbi sa isang cruise, inabutan ng sunset, so the rabbi had to do his ceremonial cleansing. So, naligo siya, linis rin nun. Yung pastor, nilapitan siya at kinausap, being friendly. Nagalit yung rabbi kasi ceremonially unclean na siya. So he had to go back and do his ceremony. What I'm saying here is that if you're talking about food and if it's just health, I don't mind. I mean, ako, ang dami naming mag-asawa natutunan with the health message of the Seventh-day Adventist. And it's wonderful. Naging colportor ako and I've been selling those books about yung herbal medicine.
I mean, isang pastor na really a good friend of mine, talagang halos magkapatid kami, we slept on the same bed kasi inadapt nila ako eh. And yun nga, I love the health message, but if it becomes a requirement, a test of fellowship, and again, a requirement to be saved, then that's another story. We are legislating something that the Bible yeah. is not sure of. Oh, diba? Whatever you eat or drink, just do it for the glory of God. It's not, sabi nga, the kingdom of God, it's nothing I mean, to do. The kingdom of God, not, 14:7, the kingdom of God is not of eating and drinking, but of righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost or the Holy Spirit. Mm-hmm. So when I realized that, kasi I was working with kosher and halal, sabi ko, so mas stricto talaga. So if we, at that time, sabi ko, if Adventists are doing this, then we should have our own slaughterhouses, our own restaurants, and we cannot buy from the market. Kasi nag-define. So it's not just, I think I believe more if it's health. And I was a vegetarian for a long time. So I know what it feels. Grabe, no? I know what it means. Yes. Diba? Ano kami? Suki kami ni Barona, yung veggie meat, Paborito ko yun dati, yung Bopis eh. Ne, pero, I mean, sa sanitaryong pa ako bumibili nun eh. Talagang, at saka yung soy milk, chocolate, at saka yung vanilla. Namimiss si Barona. Open pa ba yung si Barona? Ewan ko lang. Open pa noon siguro, dyan sa Liberisa. At saka sa Manila Sanitaryong. Sa Isopaw, masabi Isopaw niya. Veggie Isopaw. Anyway, salamat sa ano no sa tanong niya kapatid at sana po ay kayo po ay may natutunan. So ito naman isunod natin si ito kaibigan ko rin to brother si Ryan. Ryan Martinez Pastor, kumusta ka na? Namimiss kita, brother Ryan. Si Ryan ayan aking kasama dati sa Back to the Scriptures noon. Back to the Scriptures noon nung ako'y Adventist, kasama ko siya. Siya member ng Back to the Scriptures. At pagka wala ako sa studio, sila ang nag-check over ni Pastor Joel Abunales. So, watching late from AUP, na nasa page pa rin pala ang mga dating videos. Oo, naman di ko inalis, Pastor Ryan. Kasi, at paano, naging part ka ng Back to the Scriptures noon. And I'm praying na sana maging part ka ng Back to the Scriptures today. At saka, ano, Pastor Ryan, be open, no? Pwede kang mag-share ng comment. You can call us to give your point, to give your side. Pastor Ryan, di naman tayo magdidebate. Just to hear your side. Bilang pastor, you are authorized to tell something about what the Seventh-day Adventists teach. Mas papaniwalaan kita, Pastor Ryan, kaysa dito sa mga kingkoy na layman nyo na kung ano-ano pinagsasabi para lang may pagtanggol. So, good evening at God bless you, Pastor Ryan Martinez, pati si Joel Abunales. Sana minsan makita-kita tayo at magkakrito. Yes! Okay, salamat ha sa panonood. Hindi ko tatanggalin yan kasi para may souvenir ka sa akin dito sa ating programa. Yung mga video ko, Brother Toto, yung mga debate na video ko nung Adventist, andyan pa rin. Andyan pa rin sa YouTube, hindi ko inalis. Kasi nagpa-plano rin ako na magkaroon ng series na sasagutin ko naman yung pinagsasabi ko noon. Obedos versus obedos. Yun talaga. Ikaw na sumagot dun sa dati. Later on, ipi-play natin again. So magiging part ng ating meet kasi marami pa rin yung mga kapatid tayo na kaibigan at Adventist na hindi makamove on. Si Pastor Romeo Ramoran or Brother Romeo Ramoran. Sabi niya, basahin ang Hebrews 8.13. Ang lumang covenant ay obsolete na dapat palitan na ng lumang covenant ang Ten Commandments. Ako, nag-agree ako doon, yung obsolete doesn't mean inabolish. Obsolete means hindi na natin magagamit for now. Kasi tapos na yun eh. Obsolete means it has served its purpose. Di ba? So yung new covenant, okay, ito yung kanina, Pastor, correct me if I'm wrong again, no? Kasi layman ako. So yung pagkaintindi ko is, si Aaron was the Levitical high priest, tama? Oo. Tapos yes. Si Jesus is the high priest in the
order of Melchizedek. Ang pagkabasa ko sa Hebrews, pagka daw pinalitan yung high priest or priest, where there is a change of priest, there's a change of law. Tama ba? Yes. So ibig sabihin nun, yung comment ni Brother Romeo Ramoran, is inano niya na, inobsolete na ni God yun. Obsolete na. Yung sinabi ni Paul na great, glorious yung Ten Commandments na dinala ni Moses from the mountain. Kaso naging ikabod na siya kasi faded glory na eh. Correct. Alam ko yung ikabod kasi yan ang una ko natutunan ikabod, sa Manila. Hebrew. Ano ba yung ikabod? Faded glory daw. So, faded glory. So yung faded glory na yun, yung veil tinatakpan ni Moses, yung mukha niya para wag makita yung fading glory. Yes. And then, yun nga, dun sa New Covenant, a much glorious covenant, which is yun niya yung, I think, ibig sabihin ni Brother Romeo, na pinalitan na yung Ten Commandments ng dalawa lang. And yes, love God. Okay, so hinati daw yung Ten Commandments, yung love God kasama ang Sabat. Actually, hindi. Ang love God means kung mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, hindi ba? Mahalin mo yung taong nakikita mo. Yun yung love God above all. Yes. So it points towards our duty and obligation, responsibility and accountability kay God towards our fellow men. Kaya nga, all men will know, this is the sign. Aside, the Holy Spirit is the seal. The sign of a Christian is all men will know that you're my disciples if you love one if another. If you love one another. Ang bukang bibig ko palagi, mahal ang sign. Si Pastor Romidos, mahal na mahal ko to. Amen. Kasi nakita ko yung zeal niya. Eh, yun nga, kawawa kasi ano eh, ang dami na ng pangalan niya eh, kambing kalo. buti wala pa tumatawag sa akin. Kasi hilig ko yung kambing. I love goats. I love to eat goats. Diba? I raise goats. Ang dami kong goats. Amen. And then, yun nga, babaero, ahas, seven. Wag na nating magbigit. Diba? Well, alam mo kung sinasagot ko dyan, Brother Toto? Marami ko, yes, babaero ako noon. Yes. Bakit? Lahat naman ng lalaki babaero eh, sa gawa at sa isip. Yes. Ako sinasabi ko, yes, tama. Yes, oo. Kasi Seventh-day Adventist ako noon. Alam ko ng Ten Commandments, wala pa akong Holy Spirit. Oh my. Kaya sila din na masisira. Right. Sila din masisira. Yes, magnanakaw. Sabi niya lahat. Eh, Adventist pa ako noon. O sino masisira? Yeah. Kayo. Pero ngayon, right, by the grace of God, lahat yan, wala na. Yeah, by God's grace, yun nga, yung power ng Holy Spirit convicted you of righteousness. Yes, yes. Na sasabihin na ganito, hindi na yan, anak ka na ng Diyos, huwag mo na. Amen. Yan. Parang so, yung narinig ko na illustration na Brother Toto, maganda itong illustration na narinig ko, sabi niya, para daw na tatay yan, tsaka anak na bata. Yung anak na bata tsaka ang tatay, pagka sila yung nagbabanding sa bahay, kung ano yung sabihin ng tatay na, halimbawa, huwag mong kakainin yung tinapay na nasa ilan, sa ibaba ng mesa. Ako po, tay, hindi ko kakainin. So yung anak, siyempre, habang nandun yung tatay, hindi niya kakainin. Eh ngayon, yung tatay, nagpala, anak, alis muna ako. Uwi ako bukas. Ha? Okay, sige. Basta mag-ingat ka. Mga bilin ko siya, ay sundin mo. Nung umalis yung tatay, natira yung anak, andun yung tinapay sa ibabang ng mesa. May chance yung anak nakainin yung tinapay, di ba? Pero dahil sa pagmamahal niya sa tatay niya, at sinabi ng tatay niya, huwag kakainin niya kasi hindi para sa iyo yan. Kahit yung tatay mo ay nandyan sa harapan mo, at kahit siya umalis at wala sa harapan mo, dahil sa pagmamahal mo sa tatay mo, hindi mo pa rin kakainin yung tinapay dahil yung nasabi ng tatay mo, di ba? Ngayon, marami sa atin na sumusunod lang sa Ten Commandments ng tayo Adventist. Yeah. Meron tayong wala tayong power na sundin. No power kaya to overcome. Kasi nga law. Walang power. Kaya ang nangyayari, hello? Marami sa atin, hello, Pastor, marami sa atin, sige. Parang nag-ano yung ano. Doon ko lang naiintindihan yung sinasabi nyo ngayon. May delay na. May delay. Ang sabi, yun nga, the sting of sin is death. Tama ba? Yan. And the power of sin is the law. Yan yung sinasabi mo. Amen. Ganyan din ako eh. Okay. Now, I know a lot of Adventist men struggle with pornography. Hmm.
So you may not be committing adultery, pero if you are looking at pornography right now, that's adultery. That's true. So we understand. And that's the reason why we need to be regenerated by the power of the Holy Spirit to overcome this. And if we keep on putting law, you are empowering yourself to become sin. Yes. Kasi instead of being grace conscious, nagiging sin conscious ang mga Adventists. Exactly. Isa kaya, discussion na lang eh. Oo, no. Diba? Laging yung sin mo. Oh, laging oh. Kaya ang tendency, Brother Toto, pag wala nakakita sa iyo, ang isang Adventist, pag nakikita, pwedeng maglasing, pwedeng magpornography, pwedeng mangalo niya. Kaya nga, madalas narinig ko nung ako'y Adventist, ang Adventist hindi daw talaga 10 ang commandments, 12 daw 12. Bakit naging 12? Yung pang 11, huwag kang papahuli. Ako yung pang, eto ang pang 12. Eto pang 12. Pag nahuli ka, huwag kang aamin. Joke lang naman. No, ako'y Adventist. Ibig ko lang sabihin, seryosohin natin, mga kapatid na Adventist, alam kong may mga darling sins dyan eh. Hindi natin mawala yan. The struggle of the flesh. Hindi sapat ang Ten Commandments. Walang power hindi yan. The Holy Kaya Spirit. Tama yung sinabi ni Brother Toto. Kailangan mo ma-born again. Kailangan mo ma-regenerate ng Holy Spirit. Ma-regenerate ng Holy Spirit para ma-practice mo yung love. Na kahit wala yung, hindi mo nakikita yung mga akapo mo Adventist. Diba? Nung ako Adventist eh, naku, bawal mo nun na sin eh. Bago pumasok na sinihan, tinitignan ko muna, baka Adventist yung taga-ticket. At pag pumasok sa, di ba? Meron na nga akong kaibigan eh, hindi ko siyempre sabihin yung pangalan eh. Adventist so, niya. Ang daming comments, pero what we can do is because we're really extended already, ipunin natin to Pastor, and then we can talk about it in the introduction next week. Nakasave naman to sa I really sense that the Holy Spirit is working in our viewers right now. And the questions are becoming more reasonable, more sensible. Hindi lang yung makasabi para mag-align ng pagkatao ng mga nagsasalita. And again, I'd like to say, Pastor Ronald and I love the Seventh-day Adventists. And we would, alam nyo, walang nagsisweldo sa amin dito, Pastor, di ba? Wala. We are really, by our own, and of course, yung mga nag-volunteer to send us some funds. And because yun nga eh, we sense that there is a need for truth to be revealed among Seventh-day Adventists struggling with the same questions we had when we were in the organization. Amen. And I still have to wait, by the way, for the response of yung resignation ko. Kasi up to now, wala pa the rin. Question is, bakit po ba kayo magre-resign? Sabi ko, with due respect, I don't want to be conflict of interest. I mean, my membership is there, but I'm talking about the flaws. But not because I hate, but because I love. And just like Apostle Paul, nung sinabi niya, he's a Hebrew of Hebrews, a Pharisees of Pharisees, to the Jew I'm a Jew, to the Gentile I'm a Gentile, ganun din kami ni Pastor Ovinos. Amen. Walang sweldo to. Nobody will give us anything here except voluntarily. By the way, if you wish to help our ministry, you can donate. Yes. And Pastor later on will show his, yung GCash. Ah, yes. And it's up to you. I mean, God provides, by the way. And ang patotoo nga, the things that we have seen, miracles that are happening in our ministry, and so fresh, but yet, if there's a mission, God has a provision. Amen. Kamal yan. Amen. Salamat. Anyway, tapos na tayo siguro kasi enough hours na tayo ulit. At maraming salamat sa ating mga viewers, mga nagtanong. Yes, thank you so much. Pasensya na. Pero yung mga tanong nyo, nakasave yan sa ating Back to the Scriptures Facebook, Brother Toto. So, kukuntinin natin sa susunod na Saturday. Yeah. At salamat sa mga questions, sa mga concern. Kahit yung mga bashers, we love you, mga bashers. We love you. Mahal namin kayo in the name of Jesus. I decree na masumpungan yung katotohanan at ang biyaya ng Diyos. The fact na kayo nagbabasabi, ibig sabihin tumatalab na po ang biyaya ng Diyos. God is working. Okay. So, can we pray? Okay. Yes, please. Let's pray. Father God, maraming salamat po sa inyong napakagandang loob
na pinagbigyan ko, binigyan niyo kami ng pagkakataon upang i-preach yung truth that sets people free. Amen. Father, we release a blessing upon all those who are listening right now. May your righteousness, your peace, and your joy continue to be with them. The power of the Holy Spirit be upon them to provide, protect, and take care of all their needs according to your riches in glory. I pray, Father God, for everyone who is listening right now, that your work in them that you have started, Hallelujah. You will be faithful to complete. And he who began a good work will always work in us to will and to act according to your good purpose. May the Lord bless you and keep you. May he make his face to shine upon you, lifting his countenance and granting everyone here shalom peace in the mighty name of our Lord and our Savior Jesus Christ. Amen. Amen and amen. Salamat, Brother Toto. Salamat sa ating mga viewers. Hallelujah. At sana po kita-kita ulit tayo susunod na Sabado, 7 o'clock. Ito po ang inyong likod, Pastor Ronald Ovidos. Kasama po si Brother Toto Paulino na nagpapaalam ng magandang gabi at have a good night's sleep sa inyong lahat. God bless you. God bless.